share down from Eva Villa Eden. Andaya Bellas, maraming salamat sa patamsak. Good morning sa iyo. Yan, welcome. Hello to Ms. Loretta Jeremias, all the way from California, USA. And shout out also to your YouTube channel, FS World. Hello po. Hi. Ito Marky. Shout out dyan sa Subicbay Colleges Incorporated dito sa Olongapo City. Ayan, at sa buong admin at sa lahat ng school staff and students. And hindi mawawala ang mga estudyante, teaching and non-teaching staff ng Mondrian Aura College, Subicbay Freeport Zone. Wow, gumagana na ako ngayon. Zone! Ayan. Kailangan happy lang talaga. So, bawal ang sad. So, kita nyo naman yung guest natin, di ba? Sa banner pa lang, nakangiti na. But he looks good and better on sa screen. Max! Mukhang meron ako ano dito. Ah. Lilibre ako nito ng ano, ah, ng kimchi dahil sa binibuild up siya. Gabri Cards, ang guest po natin ay ganap ng nakatali sa kanyang may bahay. So wala na po tayong maisisingit pa. Maliban ligawan nyo na lang po ang kanyang mga anak. Ayan. Shower out Tom Sakdan from Michelle Esmeralda. Kumusta naman kay Michelle? And let us share this live streaming, Gabri Cards, para mas marami pa tayong maka-good vibes. Marami pa magkaroon ng happy thoughts. Konting-konti lang ang nakalagay sa profile ng ating special guest. Pero hahalukain natin parang ube alaya ang kanyang buhay at ang malaman natin ang kanyang mga itinatagong mga ang tag doon kapangyarihan, ano pa, itinatagong mga yaman. Ito, Marcos Wealth. Ayan. Governor Cats, let us welcome. Wow, our special guest. Wow. Shoutout muna kay Miss Lisa Flores. Mr. Poy, good morning. Let us welcome our special guest, a mechanical engineer. Noon nakaraan, ano ba yung engineer natin? Si industrial. Ngayon mechanical. Susunod dyan, civil engineer. Tapos computer engineer. Ganun, di ba? So mag-guest tayo na iba't ibang engineer. Para malaman natin kung ano ba ang kaibahan at ginagawa ng mga ganitong engineer. So let us welcome a mechanical engineer and a university professor. Wow. Mukhang bigatin, mukhang matalino itong ating special guest. Let us welcome all the way from planet Earth, Engineer Charlton Sampang Ina Palakpakan. Good morning, Engineer. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Magandang umaga po sa inyo. Yes. Piti pa lang, mukhang chick boy ito ng kabataan. Hala. Sa Engineer Charlton, Kapampangan po ang inyong nanay? Opo, sa ano, sa Bataan at sa Pampanga sila. Wow, opo. Marami po kasing sampang sa Florida Blanca. Taga doon po kami, ang mother ko naman ka Pampangan din. Ne, wow, makanya ni. Abe. And of course, Engineer, shoutout ka muna sa iyong nag-iisang asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga katrabaho, kaibigan, kaklase, kabatch, lahat na. Pati mga tropa mo at mga kabir pong. Go ahead, Engineer. Go. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako na ako ay naimbitahan, naanyayahan sa Gov community. Maraming salamat po. Binabati ko po ang lahat ng mga nakasubaybay na mga nanonood dito, mga kaibigan, mga kakilala. No? So, sa aking asawa, si Lourdes, and then sa mga anak ko. May apat po akong anak, sir. Apat pa lang ang ano. Apat pa lang. Ang alam ko. Ang alam niya, apat pa lang. Diyos ko, paano kaya hindi niya alam? So go ahead, engineer. Si Charlene, nag-aaral siya sa UP Diliman. Si Charlotte sa UP Manila. Si Carl, sa Lasal dati, tas pumunta na kami sa Olongapo, nasa Tapinak siya. At si Charmaine, sa Mapua or sa Mapua University Malayan. So lahat sila ay scholar naman kasi wala na akong pangbayad. Scholar sila. Oh, puro mga academic scholars, cover cards. Siyempre ako pa naman, malalaman ko naman yung mga ganyang bagay. Engineer, ayan. Gabriel Cats, so welcome sa inyong lahat. Ang guest po natin ay napaka-happy na engineer at mga sabay nilang punong-puno ng tawa at kaligayahan. Later, we shall know more about his background when it comes during the time of his schooling, yung elementary, high school, and college, and what were the struggles he had in life before, and nung siya'y nagkapamilya, ano nga ba ang may mga pinagdaanan ba silang pagsubok,
ng kanyang nag-iisang asawa. Sa pagkakaalam ko, nag-iisa lang talaga. Eh, sinabi niya kasi apat pa lang ang alam niyang anak. So malalaman natin kung masusundan pa po gagawin God. So yan. At sa tingin ko hindi na. Hindi na masusundan agad. Next year pa. Charot. Charot to Ate Game Vlogs. Dito sa God page, YouTube channel. Sheridan, sorry God, from Irene Celario Wangut. Good morning. God morning, Gabricats, from God Community. And from Joseph Mendoza Page, God morning, Gabricats. Good morning po from Aling Marieta Julian. And Diabel, good morning din sa'yo. Hi, I'm Miss Loretta Remias, FS World and YouTube channel from Joseph Mendoza Page, FB Page. And of course, welcome sa lahat ng kasama natin nanonood pero tahimik lang at pinagsasalita. Shout out to our 20K viewers. Mami Faye, Dagamina, Delikenya, yan. Shower out, balibalik ka dyan, ipilibo ko. Ha. Engineer, simulan na natin. From easy to the difficult questions. Ayan. Nabanggit nyo po kanina and we heard that your kids are studying in not just a school, simple skill in Alangapo City or the nearby area. Dalawang nasa UP, yung isa sa Diliman at Manila, yung isa sa Mapua naman. Wow, mukhang mga mathematician yata itong mga anak mo, sir. At kanino po sila nagmana ng katalinuhan? Siyempre, nandiyan ang misis mo, mag-ingat ka. Mahirap po na tanong yan. Siguro ang pinagminahan nila sa both sa ano sa both side ng parents, sa mother and father, pero according to study 80% daw galing yung sa ano sa nanay, no? 80% daw, so siguro baka marami sa yung mas marami sa mother na nakuha. Pero if I may say something about sa mga intelligence, okay lang po ba, sir? Opo, opo. Kahit tatlong oras po, okay lang. About intelligence. yung mga anak ko po, laging nasa honor, pero sabi ko na matyaga sila. No? Sa, of course, siguro may angking talino, pero matyaga, masipag sila. And I attribute those discipline, unang-una sa wife ko, kay Lourdes F. Inaw. Kasi, ano, bali, disciplinarian siya, nakatutok siya sa mga bata. No? So, yung disiplina, mahalaga po yun. Eh. And then, masaya kasi sa mga magulang na makita yung mga anak, natututo, tsaka nagkakaroon ng medal, mga honors, and so on. But that is academic side, no? Kasi masaya tayo na nagpa-perform yung mga bata academically. Kasi masarap yung tumatanggap ng medalya, nagsasabit, o pumupunta sa stage, no? And yung disiplina na nakukuha nila doon ay maganda yun kasi kasama na sa buhay yun eh. Pero I think ang message ko dito ay yung intelligence, iba-iba kasi yan eh. No? May academics, meron namang ibang mga skill. No? Magaling magsalita, magaling magdrawing, magaling sa technical. So hindi lang laging libro. And sa tunay na buhay, hindi lang naman grades ang pag-uusapan. So in the end, lalaban ka sa buhay, medyo kasama na yung diskarte, no? Yung method, how you manage yung mga situations sa buhay. So, ang point ko, hindi ibig sabihin na hindi mataas ang grade mo, hindi ka gifted o hindi ka matalino. Maraming talino sa iba't ibang bagay. But I'm kind of fortunate na yung mga anak ko academically maayos sila and we are happy about it. But not only academics, marami din naman silang mga skills and talents sa kanila. Salamat. Yes. Grabe, perfectly said. And wow, grabe, napakagaling, no? Ito yung tinura ng ating profesor ngayong umaga, Gavarkas. Ayan, at dahil dyan, gusto kong i-welcome din ang mga bagong dating. Hi again, Vic. Hello po, Ma'am Mal Salvador, all the way from Queensland. Ah, baligtad. Brisbane, Queensland, Australia. Wow. Naka, ilang oras yun na? Alas, ano na doon? Alas, ano na? 12:33 na malamang umaga. At hapon na yun, tanghali na pala. Shout out and let us share this live streaming Gabri Cads para mas marami tayong mga good vibes. Hello guys, musta? Hello po Mami Emma Davis from Mississippi, USA. Shout out and also to Jeremiah watching. Hello Jeremiah, watching right now. Thank you so much for dropping by. Maraming salamat. You know, intro pa lang when it comes sa una kong tanong, kanino nagmana yung kanilang mga anak sa katalinuhan. Napakaganda nung sinabi nila. So, totoo yung Gabri Cads mo. Hindi lang ito pinag-usapan about IQ, meron tayong EQ,
'di ba? Intelligence quotient, emotional quotient, social quotient. Ano pa? Meron pa ibang quotient. Ayan. So kaya hindi naman po natin pag-aaralan yung mga quotient dahil baka mapunta tayo sa division ng mathematics, so, 'di ba? So tsaka baka dalhin tayo sa algorithm ni sir. Nalimutan ko na po 'yon. Tsaka sa mga polynomials and binomials. Good morning po from Olongapo City. Wow, ang layo niyo naman, Ma'am Liza. Ayan. Sino po si Ma'am Liza Flores? Kilala niyo, sir, engineer? Kabatch kayan sa Olongapo City National High School. Wow, shout out naman sa Olongapo City National High School. Batch 1944. Charot lang. Anong batch po kayo, sir? Batch 87 po. Batch 87. Wow, batang-bata pa Gavertage. So, anong taon pa lang ngayon? So, di ba, hindi naman nalata. Basta kayo lagi nakangiti. Tingnan niyo kami mukhang bata. Di ba, mukha lang kami teenager ni sir. So, kayo lagi kayong smile. So, happy dose lang. Happy dose. Happy thoughts lang lagi, Gavertage. So, welcome to the batch 87 of Olongapo City National High School. Shower out. Ayan. Kabasyo rin po si Ma'am King Tugade. Mas nauna ako kay Ma'am King. Mas baby si Ma'am King. Wow, mas bata baby. Batang-bata pa si Ma'am King. Batang-bata pa siya. Well said, Engineer Charlton from Ma'am Mel Salvador. Diba? Totoo naman yun. And engineer, kasi medyo delayed na nga konti yung broadcast kapag sa FB and YouTube dahil nandito tayo sa main na nag-uusap tayo. So may konting delayed mga 10 seconds siguro doon sa live. So, but this morning, meron ang kasunod na tanong. So, aside from your kids having their intellectual abilities na ganun sa above level, maybe naming mga average lang. Siyempre ako, I'm also a scholar during my high school and college, pero I wasn't able to go to Manila universities. But I was in PUP ako, hindi ako UP lang. PUP. Pero umuwi ako dahil itong nanay ko iyak ng iyak. Ano ba naman yung mga nanay? Pag bunso yung nawawala, inapag-aalata kayong paborito nyo kami. Ha? Kasi niya kami laging kasama. Ayan. So, nag-aral tuloy ako sa parang sister school ng Columban College sa San Narciso, Zambales. Yung Magsaysay Memorial College. It's a Catholic private school also. So, yun. Ako nagpatuloy. Pero hindi pa ako matalino talaga. Ayan. So, engineer, ito yung tanong ko. When you were in high school, malamang ikaw po ay... At ang aking pagkakaalam, according to the archives of OCNHS, ikaw po ay consistent valedictorian. Wow! Pwede mo bang share sa amin, ano nga ba ang mga sangkap, ingredients, characteristic, qualities ng isang Charlton Sampang Inaw bago siya maging engineer? Ano nga bang characteristics na meron ka? Bakit consistent valedictorian ka since elementary to high school? And I thought, ikaw yata ay cum laude, magna cum laude, summa cum laude nung nag-graduate ng college. Share mo naman sa amin lahat dyan na engineer so para mas ma-inspire itong ating mga Gavercats. Go ahead po. Bali, sa pag-aaral po, bali, nandun po lagi yung pagsisikap tsaka disiplina mula nung elementary, high school, tsaka college. Kami naman ay galing sa pamilya na simple lang. Simpleng family yung papa at mama ko. So sa public lang ako nag-aral sa elementary tsaka sa high school pati sa college po. Pero masikap talaga ako mag-aral kaya siguro 'yon nagkakaroon ng honor po. And then nung high school nasa section 1 ako and then sa parang star section. Madaming section sa Jackson or sa Olongapo City National High School. So, yung mga klase ko doon nung first year and so on, talagang mga honors sa iba't ibang mga schools sa Olongapo, nasa buong Olongapo. So, yun lang po. Nagsikap lang naman ako matyaga mag-aral. At noon kasi wala pa naman yung mga nakaka-distract na mga bagay sa estudyante. Wala pa namang Facebook, Twitter, or Mobile Legend, no, wala namang mga ganong mga distraction. So, mas focus siguro at yung gabay ng mga magulang nandoon. So, tuloy-tuloy naman po ang pag-aaral then yung pagiging honor until finally na nung 1987 graduation, bali nagtapos po ako na na valedictorian yung parang first honor po sa
sa Olanggapo City National High School Batch 87. Ang galing naman. Ang diba, Governor Gels? So sana nakikinig at nanonood yung mga kabataan natin. At dahil ito yung magiging recorded live after the show dito sa Gov Community FB page and GovPH YouTube channel, you could actually share it live again, the recorded live, para mapanood pa po ng marami pang mas mga nakababata, mga nag-aaral. So they may be inspired with the stories, the success stories of our special guest, Governor Gels. And engineer, ano naman yung mga struggles ng isang tulad mong matalino? Siyempre yung matatalino academically, meron ding, you know, I thought about the weaknesses and the strengths. Because on a person, we have strengths. Kanina, nag-aayos po kayo ng tela sa likod nyo. Naisip ko agad. So kung matalino ang ating special guest, malamang pagdating sa ibang bagay, medyo hindi talaga lahat ng bagay binibigay sa atin. Engineer, would you mind to share with us saan mga bagay, mga simpleng bagay madalas, di ba, engineer? Tayo medyo mahina, hindi naman talaga sa bonggang bagay eh. So what are the areas kung saan medyo mahina ka at nakakatuwang mo ang iyong misis pagdating sa mga ganong bagay? O, di ba? Kasi partner in life kayo eh. So you actually take good care and guide your kids growing up. So sa anong mga bagay po nagiging strength nyo yung inyong misis? Okay po. Yeah, yung isang tao na inclined academically, masyado siyang nakatutok sa mga libro, mga books, mga references. Kada galaw ng isang tao na mahilig mag-aral, gusto niya may basihan, may references. Yun ang kaibahan ng mga academically inclined doon sa mga practical na tao which are called or dubbed as streets, no? Street smart, no? Yung mga madiskarte. Kasi hindi sila nasanay sa ganong discipline. Yung mga mahilig mag-aral, magre-research pa yan and so on, imbis na mag-isip ng practical, I think yun ang pinaka-foremost na pagkakaiba. Kahit yung mga simpleng bagay, ang gusto ng mga pala-aral, i-research, no? I-aralin, no? Pwede namang palang gawin na diretso, no? So yun yung mga, I think yun yung mga na-observahan ko sa mga academically inclined at mga na mahilig mag-aral, yung sa mga ilang practical things na nanineglect ka na nila. Ngayon naman sa bahay, okay naman, medyo marunong naman ako maglinis. Wow. mag-organize, magluto ng kaunti, magluto-luto ng kaunti. Pero sa of course sa family, bali ang concept kasi ng family ay tulungan, no, yung mag-asawa, yes, yung tatay at nanay. So ano yung kahinaan ng isa, bali pwedeng i-complement or kapupunan ng parang pupunuan ng bawat isa. So yung wife ko sa pagluluto, pag-aasikaso, and then pag-iimis, pag-organize ng bahay, and then nagtutulungan naman kami ng maayos. Wow, great here, Gabriel Castro. Iba kasi parehas nagtatrabaho. So kayo po ba, engineer, parehas nagtatrabaho ng misis nyo or sa bahay po talaga siya tumutok? Ay, dati po siyang nagtatrabaho. Siya, chemist by profession and from UP Diliman. Yeah, puro genius pala itong. Mukhang mas matalino sa akin yata yun eh. sa UP Diliman siya graduate, then nagatrabaho siya as manager din ng mga company sa chemical. But lately, nag-huminto muna siya kasi medyo may dinaramdam sa chan, no? Okay. And para maka-focus sa mga bata, no? So ngayon, right now, ako ay nagatrabaho bilang teacher, if I may continue na yung pagkwento ko sa buhay ko, no? So right now, I'm a professor in 3 universities. Kasi online naman kaya nagagawa ko, no? Kasi I could not have done it kung face to face, na I have to travel to different places. So nagtuturo po ako ngayon sa University of the East Manila, then sa Lyceum Batangas, tsaka sa Aura College dito sa atin, sa mahal na ating school diyan sa Aura College, no? Ang tinuturo ko po ay engineering, mechanical, tsaka yung mga ibang engineering courses. And 13 yung tinuturo ko na subject sa isang linggo, 13 engineering courses. Hindi ko kinaya yun, ha?
Ayun. Sige, sir. Gano'ng kadali yun? Yung 13 subjects in a week, would you mind to share to our guys? Medyo mahirap na madali kasi yung iba po doon ay na naituro ko na kasi na galing din po ako ng abroad, no, kung if I may continue na lang yung mga experience ko. Bali, kasi nag-umpisa ako na magtrabaho sa Makati sa isang agricultural company, and then after passing the board exam, nag-trabaho po ako sa DOST. DOST stands for Department of Science and Technology. So sabikutan po yon. So, bali nung nasa DOST ako, mga 11 taon ako doon, napadala ako sa iba't ibang bansa, sa siguro fortunate na rin, and by credential na nakapag-aral po ako sa Germany 1 year as a scholar ng government ng Germany. Then ang inaral ko doon ay product design and development, major in automation. And then after that, napadala rin ako sa Japan. Bali, 6 months ako sa Japan. Nag-aral ako ng robotics, mechatronics, automation. And nung lumipat po ako sa private company, after 11 years doon sa DOST, nagtrabaho po ako sa IBM, no, International Business Machine, Lexmark. We are developing, designing yung mga printers. Mga printers, ibig sabihin yung pang-print ng papel. Dalawa kasi yan, yung isa ay laser printer, at yung isa naman ay yung jet, inkjet, no? So nung nakapasok po ako doon, pinadala ako sa Amerika. Nakapag-aral din ako doon, bali 7 months, na parang immersion training. Nag-aral ako ng advanced statistics, mga Taguchi methods, design of experiments, tsaka yung mga laboratory and design and other things. And then afternoon po, pagkatapos noon, medyo kailangan kumita ng medyo malaki-laki kasi 4 na yung anak eh. Tsaka nag-aaral sa mga magagandang school. Nung nasa Cebu kami, kasi nasa Cebu yung Lexmark, nag-aaral sila sa Ateneo de Cebu. Eh, 4 po yun. So, medyo lumalaki yung gastos. So, nagkaroon ng chance ako, there was this offer from Africa na nangangailangan sila ng researcher tsaka mga professor. So nag-apply naman ako, ano lang, by random, mabilis naman pong natawagan. So nakapag turo po ako sa ibang bansa, sa madaling salita, sa Africa for 8 years. Professor po ako doon sa isang military university na sa East Africa, yun ang pinaka sikat na university. Nag-aaral doon yung iba't ibang bansa ng East Africa. So, tapos bumalik na lang po ako noong 2018, kasi nag-end na yung contract ko. Tapos nagturo po ako sa Kulumban. Dito sa Kulumban natin, yung unang college sa Olonga po, no? Tsaka may mga branches din sila sa mga papuntang Zambales. So, nagturo po ako ng 1 sem. And then, yun nga, nakapagturo na ako sa UE, tsaka sa, kinuha rin ako ng Lyceum, Batangas, tapos ng Aura. Ngayon, 13 yung tinuturo ko na kurso sa engineering, hindi naman siya ganun kadali. Kasi aaralin, if you are a teacher, mag-aaral ka talaga. Sabi nga ng isang kakilala ko, kung gusto mong matuto, maging guro ka, no? Kasi pag hindi ka nag-aral bilang guro, wala ka namang maituturo, maiinis o magagalit yung estudyante, no? Tsaka maapektuhan yung buhay nila kasi malaking bagay na ginagampanan ng guro sa future ng mga bata. So yung iba dun po sa 13 ay siguro mga walo o siyam na ituro ko na po, yung mga 4 inaaral ko at the same time. So mahirap din kasi I'm like a student na starting from scratch, na I have to deal with the course by myself. Nobody's teaching me, but I have to do it kasi nga pinagkatiwalaan ako na maging guro na ng subject na yon. So I have to prepare myself and face the challenge of learning and teaching, also imparting the knowledge to the students po. Salamat. Grabe, no? Gabriel Calsto, while listening to Professor Engineer Charlton Sampanginaw, matututo na kayo eh. You don't even need to ask for anything more. Kasi, you know, the way that he is actually being challenged with the new subjects that he's teaching now, sabi nga niya, di ba? So, kung gustong matuto, maging guro ka. Eh, pwede naman pong hindi tayong mag-aral ng pagiging guro, but we could be a teacher of our own. We could learn. Actually, when I started also GovCat, share ko lang konti lang. Share ko lang, SKL. Di ba?
nagbasa ako ng mga books, encyclopedias about sales, promotions, and marketing. Because I'm a teacher by profession. So malay ko ba sa marketing, sa sales, sa promotions. So papasok ako sa events eh, tsaka sa promotions. So paano ko ba mapapersuade at maiinganyo itong mga kinukuha kong mga sponsors para maniwala sa akin at saka para pagtiwalaan yung events and projects na ginagawa namin. So that's why until now, GAYS stands for, well, hindi naman. So GAYS, we will learn more about the things that our special guest is talking about. Grabe na, nakarating ka na sa iba't ibang bansa, engineer, ano, professor. Engineer, anong feeling ng magkaroon ng mga matatalinong anak? Ano, ano yung feeling? Kasi, di ba, may tinatawag tayong ano dyan eh. Kadalasan, napapanatag ang kalooban because knowing that they will have a brighter, a better future. Pero ano naman ang masasabi mo sa kalagayan ng mga magulang na kahit matatalinong anak, kahit masisipag, ngunit kapag nagkamali, isang malaking pagkakamali, ang maaring bumago o magbago ng kanilang future when it comes sa pagkakamali sa love life. So would you mind to tell us about it? At fear mo rin ba na magkaroon ng ganong pagkakamali ang iyong mga anak? Ayan. So please go ahead po. Okay, salamat po sa tanong. Unang-una tungkol po sa mga anak, yung pagkakaroon ng isang anak o mga anak ay napakasayang bagay po yan. Ibig sabihin, it's a blessing in itself. It's a gift. Kasi maraming mga tao din na gustong magkaanak pero hindi binayayaan. O, hindi naman natin masisi kung anumang kadahilanan. So yung pagkakaroon ng anak ay napakasayang bagay sa isang buhay ng isang tao. Tapos kung ang anak mo ay mabait, masunurin, may takot sa Diyos, or matalino, nag-a-achieve, edi parang bonus na yon, no? So mas dagdag na kasiyahan. So far, yung mga anak ko naman hanggang sa ngayon, maayos naman and so on. Sa academics, masunurin naman sila at nagpapasalamat po ako doon. Nagbibigay ng saya sa mga magulang yung ganong bagay. And if ever po na hindi naman sila matalino o hindi sila nag-a-achieve, I think sa akin wala namang problema. No, kasi ayoko yung na-pressure sa mga bata para magkaroon lang ng achievements, no? So kung masaya sila sa ginagawa nila kahit sila ay average or nakakaintindi lang o pumapasa, malaking bagay na rin po sa akin 'yon. At yun din ang gusto kong i-impart sa mga magulang na hindi natin kailangang persahin yung mga bata na mag-achieve o magka-honor. Tapos sila ay mahirapan emotionally and physically and everything. Kasi strain po yan, stresses yan. So mahirap, maapektuhan din yung mga relasyon natin dyan, no? Sa bilang magulang, bilang bata. So ngayon po, maayos naman yung mga anak ko. Wala pa akong nababalita ang may mga relasyon sila. Hindi ko alam, baka hindi ko lang talaga alam kung may boyfriend sila or girlfriend. No? So ano ba yung pwedeng ipagkamali ng isang bata o anak? Siyempre, kung sila ay nawala sa focus sa edukasyon, baka tumigil sila or for whatever reason na punta sa mga laro o sa bisyo. So far, wala namang ganun. At ang isa pang pwedeng ipagkamali ng isang bata o isang teenager, maliban sa mga barkada o sa mga distractions like laro, is yung pag-ibig nga. No? Yung baka sila ma-fall in love sa isang tao na hindi natin gusto. No? O baka sa tingin natin, hindi siya bagay sa anak natin, no? Kumbaga, maayos na maayos yung anak natin na napunta lang sa isang hindi ganoon kaayos ang estado. I think bawat magulang ay naghahangad na maging maayos ang magiging kapartner o kasama ng anak nila sa buhay. So given 'yon, siyempre ayaw natin na maging asawa ng anak natin ay ano lang, 'di ba, yung nasa kanto o na yung nasa natambay lang, 'di ba? So pinalaki nating maayos, so gusto natin maging maayos din sila, no? Pero if ever na ma-fall in love sila sa hindi natin gusto, no, after so many advices and mga paalala natin, mahirap kasi turuan yung puso eh. Yes. Kumbaga, ayokong persahin. For example, if dumating yung punto na 'yon, ayokong persahin yung anak ko na ako yung magdikta kung sinong
makakasama nila sa buhay or makakapartner nila. No? If they love the person, kaya nilang ipagtanggol, kaya nilang mahalin, at magiging maayos yung pamilya nila. So I think walang issue po doon. Yes. Grabe na. Mahirap talaga maging magulang, Gabber Cats, sa ganung punto ng tinatanong ko. Totoo yung sinasabi ng ating special guest. Just imagine, no, pinalaki mo ng maayos, binisan, you provided everything, di ba? Pagkatapos, quote and quote, hindi naman po natin sinisino lang o minamaliit yung mga nakatambay o nasa kanto. We don't belittle people, you know, Gabber Cats. Pero ang punto lang ng isang magulang, siyempre, pinagsikapan mo at ayaw nating maranasan ng ating mga anak yung hirap na dinanas natin as much as possible. Yun ang totoo. So that's why parents are striving and, you know, nagsisikap talaga. So we got the point of our special guest, Gabber Cats, ng umari. At sana nararamdaman, naririnig at nalalaman niya ng ating mga kabataan. So bago yan, shoutout muna sa mga bagong dating. And shoutout to VJ Astrol Cantara, Queen Bazaar, Rachel Esma, ayan, Geraldine Galicia Rabasano, shoutout, Jasmine, thank you so much, Desiree, hello, Renilyn, shoutout, and to Angel, Taruel Dominice, the grand winner of Sensational Star Season 3 in 2012. At makakasama natin itong talent natin na ito mamayang 4 p.m. with Daven para sa ating Gab Musikahan live with the Sensational Stars. Ayan. May kasunod pa akong tanong, mas matindi ito, tanong ko talaga. So, engineer, gaano po ba kahirap talaga maging magulang? Paano nga ba talaga kapag umabot sa punto, napipili ako, kung siya na nga, diba? Pipili na ang iyong anak. Diba? Siyempre, masakit. Alam ko yun, masakit yun. Because I saw that with my mom. Na sa panganay namin, ang aga-aga po talaga na naitanan ng girlfriend. pipili. Pagpipiliin ng magulang ang kanyang anak. Pag-aaral o boyfriend. Pag-aaral o girlfriend. Pag-aaral o boyfriend o girlfriend o kami na iyong mga magulang at pamilya. So, ano pong masasabi niyo tungkol sa ganyan? At ano ang mararamdaman at sasabihin niyo kung sakali? Wag naman sa inyong anak o sa inyong mga estudyante na umihingi kaya ng payo or anybody else. Anything po. Please tell our Gabber Cats. Go ahead po. Thank you po sa point na yan. First, I think right now I'm not in the authority to really tell, to discuss dyan as far as I'm concerned. Kasi wala pa akong experience dyan sa mga anak. Pero I can share my opinion. Siguro ganun po. No? Para fair naman sa mga nakikinig. Kasi wala pa naman akong anak na in love sa kung kanino at nag-away kami at kailangan kong mamili. So hindi ko talaga siya ma-explain. So, but as I said a while ago, yung pag-fall in love, napakagandang bagay po niyan, no? Yung pakiramdam na umiibig ka at iniibig ka, napakaganda niyan. So, kung yung anak nyo o sino man ay umiibig, una, I think napakasayang bagay niyan sa kanya, no? Sa kanya muna, no? Ngayon, kung gusto nyo yung tao na ka-partner niya, mas masaya, di ba? Yung buong pamilya. Ngayon, ang issue ngayon ay, what if hindi mo gusto yung boyfriend niya or girlfriend, no? So that's another thing, and that comes the yung mga challenges and mga stresses, no? Pero sa akin, kung maayos naman ang mapupuntahan ng anak ko, no, regardless, no, irrespective of yung natapos, no, or kung ano man, basta magiging maayos sila, I think mas maganda na we let go, no. Gusto ko lang sabihin na walang magulang na gustong mahirapan o mapariwara ang kanyang anak, 'di ba? Kaya gusto natin, halimbawa, nakatapos, mahusay, mabait, malapit sa Diyos, no, maayos, disiplinado and so on. Kaya lang, you cannot have everything in life. Hindi naman ibig sabihin na gusto mo 'yun ang masusunod, 'di ba? Gusto mo gwapo, mayaman, matalino, mabait, lahat na nasa kanya. Wala pong ganoon, no. So lahat tayo may mga kahinaan. And in case na there will be a conflict between me and my children as far as
that love is concerned, kung kaya nilang patunayan na magiging maayos sila, kasi later on mamumuhay sila ng sila lang eh. Yes. I'm not going to be with them forever. Siyempre tumatanda tayo, and then according to principle, especially sa Bible, hihiwalay talaga yung mag-asawa. Iiwan nila yung mga magulang nila, bubukod sila para maayos nila yung ano nila, yung pamilya nila, no? Sa sila magtatayo ng sariling pamilya bilang mag-asawa, magkakaanak. So they can develop, they can adjust, they can organize themselves para maging maayos yung pamilya. So ang point ko, in the end, ang makikisama naman sa asawa nila ay sila din. 'Di ba? So kung maaayos nila 'yon, silang dalawa lang, so mas maganda na pabayaan natin sila with all the, of course, yung mga guiding principles, mga paalala natin. Pero yung makadama sila ng pagmamahal sa bawat isa at ayusin nila, gusto nilang manatili ang pag-asama nila sa buong panahon o sa habang buhay sila, sapat na po yun para ikalagayan ng isang magulang. Yes, talaga naman. Diba? Grabe. At lagi naman natin siyempre talagang inaasam, ibubuti ng ating mga anak at ng mga iba, anak ng iba. Siyempre, kailangan din yun. Kasi kumisan, bilang mga nakatatanda, marami din ang humingi ng advice sa atin, Gabber Cats, no? So at least we know what. Pero alam niyo, pinakamahirap talaga, di ba, Prof? Kapag nandun ka na, kumisan medyo, ang hirap, Gabber Cats, totoo yun. Sometimes madali tayong magsalita ngayon. Tatawagan kita, sir. Papa-interview ako pag ano, may actual na. mas reliable kasi, mas credible eh. Kapag naranasan na, Gabber Cats. Kaya sinasabi naman ng iba, hindi nyo ako naintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon ko. No, ganun, di ba? Lalo na pag nag-emote yung mga nanay. Totoo yun. Kasi iba, eh, no? Iba talaga. Nanay at tatay pareha siya na nag-effort para sa mga anak. Pero iba daw talaga yung nararamdaman ng nanay kasi nga sila yung nagdala eh. Di ba? Sila yung nagliti. Ganun. May mga pa-postpartum pa. Susunod pag-uusapan natin yan. Hindi ngayon. Kasi mechanical engineer po yung guest. Shoutout po na sila. Jubal Reynoso, shoutout. And to the Lifers Group. Good morning and welcome. Cheska Garcia, good morning. Hello, Bebe Jenny Palma, all the way from Davao del Sur. We're watching right now. Gabby Cats, maya-maya ay ibababa ko na meron tayong special raffle. No? Sponsored by our special guest, engineer. Ayan, at professor. Engineer na, professor pa. Ano yung makanya niya? Isang teng na yun. Ano yan? Mga pampangan, parang koreano din yung salita. Eh, no? Mga tano ka, Kenny. Eh. Mga tano. Isang gusto ko yun. Hello to Emeline. Shout out. Ayan. So, engineer, professor. Kasi, syempre, it's more on, you know, you have so much achievements to tell. Kanina nabanggit mo, you've been to different countries, nag-aral ka sa Germany na 1 year, nabigyan ka ng pagkakataon. Sa US, 7 months, tama ba? Hindi ba ako nakakalimot? So, you've been to South Africa. Ano ba, East South Africa? Basta may Africa. East. Sa Utopia ba yon, yung East? Ethiopia po. Ethiopia. Basta may piyaga, Marcus, alam nyo na. Huwag lang lumpia, tsaka hopia. Alam nyo na. Thank you po sa sponsor, sabi ni Bebe Journey. Oo, malay nyo, dagdagan nyo pa. Ayan, Gary Cats. Ang kasunod na tanong ko naman, ano po ang masasabi nyo? Wow, ito na. Your personal opinion and the way you feel and think about a certain situation na ang ibang mga professor. Because when I was in college, napaginitan ako ng aking professor. He gave me 279. My God. Yung bang minemaintain mo pagiging dean's lister mo, then bibigyan ka ng prof mo ng 79 sa final grades mo, samantalang napaperfect ko mga exams ko at quizzes. Absent lang ako sa recitations. So sige, given na yun. Engineer and prof, shout out muna kay Direct Janual Viantay TV, ating technical director. Ang aga mo naman nag-hashtag, mamaya pa. Ayan. And shout out to our program management team dito sa GAB Community and GAB PH. Thank you for the assistance.
And I know nag-aabang na po sila para mag-assist sa special raffle. Engineer, Prof, ulitin ko po, ano pong masasabi nyo at ano pong salin ka na, ano, unless na lang na may mga external factors na papasok, like may pinag-iin mo, kung anong tinuturo sa'yo ng buhay every time, every year, yun din ang dadalin mo. Kung tamad ka rin sa trabaho. Kung so, ang magiging basihan lang ng mga HR at ng kumpanya is yung grade mo. So that's why we are happy as far as HR, kung tayo man ng HR or supervisor na namimili ng magtatrabaho para sa atin, ang sarap kunin yung cum laude, summa cum laude, mga honor, may mga leadership award and so on. But what I'm trying to say is sa umpisa lang yon. Later on, maipapakita mo talaga kung sino ka pag nagtatrabaho ka na. Kasi hindi naman titingin yung mga supervisor mo sa grades, di ba? Titingnan yan kung anong nakocontribute mo sa trabaho mo, kung madali ka bang makasunod, kung team, di ba? May team spirit ka or team worker ka. So maraming bagay maliban sa grades. Sabi ko nga, sa umpisa lang yung grades. But it's good to have good grades, no? Kasi yun ang reflection ng pagkatao mo bilang isang estudyante, no? So yung pag mataas ang grade, deserving siya, na dapat naman ding ibigay ng mga professor, magandang bagay din po iyon. So ang message ko lang sa mga estudyante, pagbutihin yung mga pag-aaral, magsikap, para naman maibigay din ng mga professor or ng guro yung tamang grade sa kanila. So sa mga professor, ibigay din po natin yung grades na they really deserve na mga estudyants natin. Yun lang. Yes. Very well said, engineer and professor. Totoo yun, Gabri Kads. Hindi ko na ulitin ang mga sinabi ng ating guest. So pag inulit ko, di inulit ko lang din. So when it comes sa pag-apply nga, tinitingnan talaga yung ating usually, ngayon hindi ko alam kung kailangan pa rin ng transcript of records pagdating sa pag-apply sa mga companies. Because, dati kasi kailangan yun. Hindi ko lang po alam ngayon, hindi naman ako nag-apply. Dahil nasa job community na. Pangalawa, totoo yun, no? Reflection lang po natin bilang isang mag-aaral during the time when we are studying. Yung mga grades natin, hindi po natin yung reflection bilang sa ating pagkatao, bilang isang tao. It's not the totality actually of who we are as a person, yung mga grades natin. Because there are so many factors that can affect our grades. So iba-iba kasi tayo ng mga status sa buhay, ng sitwasyon sa buhay. At totoo yun, we need to be objective and not subjective kapag tayo po ay nagbibigay, di ba? Especially na ng grades sa ating mga estudyante. Kaya ako talaga, bilang kapag nag-judge po ako sa mga contest, judge pa lang yun, ha? Di ba, teacher? I don't give a failing grade to any contestant, actually. Because the mere fact that they join a singing competition or any competition, they really deserve to be passed. Kasi they wanted to do to achieve something for themselves. They wanted to prove something. So ako naniniwala ako that nobody should fail.
Kaya siguro kung naging teacher ako talaga, lalo na sa college, hindi ko lang pahirapan yung estudyante ko eh. I will just teach them na, not how to doggy, but I'm going to teach them na paano magsikap, kung paano pahalagahan yung dapat nilang pahalagahan. And I know our special guest this morning, Governor Cards, is higit pa sa mga sinasabi ko dahil, syempre, nagtuturo siya talaga matagal na. Kaya ako kasi ay nangarap lang. Hindi na ako nagpatuloy sa aking master's. Sa master's master's because andito na ako sa Gab, hindi ko na napagpatuloy. I stop! But I never quit teaching. So I'm here, Governor Cards, kasama nyo as a vocal coach at sa iba pang mga coach. Ayan. Great morning, Sir Vic Gavricas and Engineer Ina from Kuya Andy Aquino from San Felipe, Zambales. Sabi ni Direk kasi naging terror din instructor nila dati nung college. Sali sila, bumabawi sa students. May mga ganun. Parang si 18 no, engineer, no? Nung tayo yung mga third year, binabawian tayo ng mga fourth year. Ganun, parang ganun na nagiging tradisyon. O, oh, diba? Sana naman huwag ganun. Great morning from Rovanes. Hello, Ma'am Shell from Dinalupian, Bataan. Shoutout sa inyo. And engineer, bago ako magpatuloy, ibababa ko lang ang link na pwede na, ay link tuloy. Ang hashtag natin, so far we have 5 winners of 100 pesos each sa ating mga viewers. Ano lang to, hindi naman katuwa. Parang konting ano lang, giveaway. Mahala yung dagdagan ng engineer, hindi natin alam. Mamaya, bala na si Lord. Gabrikal, so just ha, comment, hashtag great morning governments. Okay, so yun, habang nag-uusap pa tayo dito at nakikinig kayo, isa, dalawang hashtag, okay na ni. Huwag kayong mag-hashtag ng 10, papayarapan nyo po yung ating nasa team. Paano sila maglista ng mga sasali. Okay? Ayan. So, engineer, no, 4 ang inyong kids. So, totoo ba na ang mga bunso ay mga paborito? Gaano katotoo? At totoo rin ba na ang mga panganay ay mas malaki ang pressure sa kanila because sila ay panganay and they are expected to be parang magulang kapag wala sa bahay o wala na ang kanilang mga magulang. So, iwanan muna natin yung mga nasa bandang gitna. So, huwag kayong magtampo, kayong mga nasa gitna, kaming bunso. At yung mga panganay muna ang tinatanong ko, mamaya yung mga gitna na laging kaaway ng bunso. Okay. So, engineer, sa ating guest, professor, ano po, totoo ba yun na mas paborito ng mga magulang ang bunso at mas matindi ang pressure ng mga panganay kesa sa ibang mga magkakapatid? Please share your thoughts and your opinion regarding my personal question at para sa governments natin. Go ahead po. So, kadalasan kasi sinasabi nila na pagpanganay, sila yung tumatayo na pangalawang ano, 'di ba? Next in line sa mga magulang, especially pag wala yung magulang, pag may inaasikaso or so on, no? And then pag wala na talaga yung mga magulang dahil sa katandaan or sakit or kung anumang dahilan na nawala sila, bali yung panganay ang next na authority, no? So ganun talaga ang naging practice, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang mga bansa, no? Ngayon yung bunso, lagi naman sinasabi na paborito. Actually, hindi siguro ako authority to discuss this na kasi hindi naman ako nag-aral ng ganyan ng tsaka psychologist. No, bali, ang opinion ko, siguro ma-share ko lang sa experience ko sa mga pamilya namin tsaka sa mga anak ko mismo. No? Yung panganay, dahil sila yung unang pinanganak, no? Sila yung unang na-train, sila yung unang nasanay ng mga magulang, at sila yung unang binibigyan ng responsibility. Siyempre, panganay ka, ikaw yung mag-aasikaso sa mas nakababatang kapatid, no? Pwedeng ikaw yung mag-alaga, magpakain, mag-guide. So in that case na didisiplina ka para to train others, no? I mean yung other siblings, mga ibang kapatid mo. So nagkakaroon ka ng authority sa pag-train, no? Kasi ikaw yung nagtuturo, ibig sabihin mas nakakaalam ka, no? So nagkakaroon ka ng leadership and authority. So in that case, yun yung mga qualities na pa-practice ng isang firstborn. And then yung ano naman, yung bunso, dahil sila yung pinakahuli, no, na dun sa pamilya, parang sila yung baby na dapat pinagbibigyan, no, laging may pasalubong, hindi dapat
malamangan o hindi dapat paiyakin, hindi dapat awayin, basta binibigay lahat, 'di ba? Yung kasi bunso kay bunso na 'yan. So, even yung mga bisita, 'di ba? O mas bibigyan yung bunso na mas maliit kaysa dun sa mas malalaki na, no? Kasi parang ganun ang thinking natin na yung baby, no, yung maliliit, mas kailangan nila ng atensyon, ng asikaso and so on. Doon naman sa panganay, ang masabi ko doon, meron kasing disadvantage din yon. Kumisa na dadala ng mga panganay yung mga traits na yon. May mga pagkakataon na siguro hindi na dapat nilang pakialaman or hindi sila dapat masyadong maki-interfere, pero ano, nakakapasok sila, no? Dahil nasanay na sila na sila ang ano nagdedesisyon, sila nagte-take over ng lead and leadership, no, sa may mga ganong cases. Tapos sa mga bunso naman, kumisan nadadala nila na sila ang laging pagbibigyan. Kahit hindi na dapat silang pagbigyan dahil bunso, gusto nila sila yung mas ano, 'di ba? Asikasuhin, i-consider, mas nakakalamang o mas marami, mas pagbibigyan, mas less ang trabaho, mas magaan ang mga task, no, sa yung mga nakikita ko na actual experience. Pero sa case ko naman, dahil nandito naman kaming mag-asawa, wala namang ganong issue, no. Nakikita ko naman sa panganay ko na she is kasi babae yon, yung so from UP dilemma, she is exercising leadership and authority as needed, no. Hindi naman siya yung naghahari-hari na parang bully or so, no. Sa bunso naman, hindi ko naman nakikita nagpapa-baby o nagpapa-baby siya, kasi she's responsible naman, no, kasi lahat kami ay tulong-tulong, especially sa ngayon na COVID na pandemic, la we really need to help each other. So nagtutulungan kami sa mga task, sa lahat ng mga dapat asikasuhin, and we are living in harmony naman, no, as far as that situation is concerned. Yes. Thank you. Natawa ako ba nagsasalita yung guest natin? Kasi syempre naalala ko, bunso ako, di ba? So totoo yun, pinagbibigyan, mas pasalubong, pa-baby, di ba? So masarap din po kasi nagpapa-bebe ko minsan. Ayan, pero totoo yun. You know, when I was young, I'd listen to the radio. Ano siyang talaga yung tira ko, kinakain ng mga kuya ko. Tungtua ako nun, eh, di ba? Tira-tira lang sila. Pero, you know, I saw how my brothers really love me. Dahil na, kay bunso. So, kahit ngayon naman, kahit na katampo ko minsan. Pero, o bebe pa din hanggang ngayon. Yan, so, totoo yun. Pero kaming mga bunso ko minsan, nag-emote po talaga kami sa aming mga magulang. Sa nanay, kasi single mom ang mother ko. Feeling ko, paborito niya yung gitna kasi kamukha ng tatay. Di ba, ma'am? Depende kapag gusin. Totoo ba yun, engineer professor? Kapag sino daw yung kamukha ng magulang, mas paborito. Halimbawa, kamukha niyo yung bunso, engineer, mas paborito mo yun. Totoo ba yun? Kamukha ni Mrs. yung panganay, mas paborito ni Mrs. yung panganay. Ganun ba yun? Hindi ko alam kung sinong makasagot. Hindi ko alam kung sinong kamukha ko sa mga anak ko, eh, kasi iba-ibang tao, iba-ibang sinasabi. Ay, halo-halo. Baka padiagonal po yun. Padiagonal yun. Amor, mix talaga. Mga mix siguro. And then, yung sa paborito, I think hindi ko maano yung paborito. Kasi ayaw kong exercise yung paborito na paborito ko yung panganay or yung gitna or yung bunso. I'm trying as much as possible to be fair sa lahat, no? Para pare-pareho. Kasi pag may paborito ka, unfair yun sa iba, di ba? Kasi yes, lagi mong binibigay yung attention ng sa isa or yung mga resources, when in fact, dapat pantay-pantay, no? Hindi ko lang pong masabi kung ano yung mga, yung kung sa ibang mga pamilya o mga magulang na talagang may paborito sila. Hindi ko, I cannot speak for them, no? Kung bakit ganon. Pero ako bilang magulang, as much as possible, gusto ko pantay-pantay ang tingin sa lahat. Lahat po ng magagawa, gusto ko silang mahalin lahat o ibigay yung pinaka the best para sa lahat po. Yes naman. Ganda ng tanong ko talaga, ako yung natatawa sa tanong ko talaga. Prof. Engineer, ayan. So, sabi nyo nga, ang inyong misis ang siya nga pinaka parang authoritarian sa bahay. So, may mga pagkakataon bang nagtatalo kayong mag-asawa nang dahil sa inyong mga anak? Nang dahil sa kanilang mga gusto, sa kanilang mga choices? Are there any situations like that or circumstances? At paano nyo po nasisettle ang pagtatalo na yon? Hindi naman sa term na sino ang sumusuko at nasusunod, kundi how you resolve. Para marinig na ating mga GoverCats, kasi ang mga nanonood ngayon
ay mga mag-aasawa. Kita ko sa kanila mga comment dito sa hashtag, andyan ang mga mag-aasawa at meron din mga anak. Andito yung mga misis at mga mister. Shower out everyone and welcome sa ating Great Morning Gabricads with the engineer Charlton Sampang Ina. So pwede nyo na pong sagutin, how do you resolve conflicts when it comes that involves your kids actually? Unang-una, yung conflict, ibig sabihin yung hindi pagkakasundo. May mga times na hindi nagkakasundo sa desisyon yung mga mag-asawa. At I think not natural lang yon dahil wala namang mag-asawa na nagkasundo ng buong araw. I mean, sa loob ng buong buhay nila. Now, so, meron tayong kanya-kanyang personality. No? May individual differences at may kanya-kanya tayong mga decision kumisan. No? So, sa amin, may mga times na may mga may conflict kami o may pinagtatalunan, meron hindi kami pinagkakasunduan kasi yung misis ko ay stricto sa ano, especially sa pagtuturo, pag-aaral. Kaya yung mga anak ko nakapag-aaral sa mga magagandang school, no, sa magaganda at kilalang university, siya yung may idea niyan. So I think yun ang difference namin, if I may share this with the rest of the listeners na mag-asawa or yung mga may anak, no. Kasi kumisan magkakaiba kayo ng standard eh. Kasi ako, kahit na hindi sikat na school or hindi mamahalin, basta matuto. Pero siya, she wants the best for my kids, which is wala namang masama, no? So gusto sa mga kilalang university, tsaka magagandang turo, no? Which is good, no? Kaya lang, dun sa mga magagandang university at kilala at magagandang turo, syempre, mas mahal yun. Di ba? Mas kailangan mo ng investment, ng resources. And there are times na may mga situation na baka hindi na nakaya or we have to exert so much or tremendous effort para ma-put up, no? Kasi magpa-aral ka sa Ateneo o sa Lasal, oh, 'di ba? Eh ano ba naman ako na ba isang teacher ka lang or isang government worker or isang OFW, no? Sana kung businessman ka o mga drug lord ka. I mean, kung ano ka kung maganda yung business mo, no? Kasi kahit na mga nasa abroad, ay mahirapan magpaaral sa Ateneo or sa De La Salle, no? Those are the universities na exclusive, no? Kaya lang, I think ang nakita kong maganda doon sa misis ko is really she kept me on my toes. She is really pushing me hard, no, as bilang asawa. Talagang kina-challenge and pushing me hard para sa kapakanan ng mga anak ko, no? Na sa tingin ko talaga hindi ko na kaya, hindi, 'di ba? Kung isa kang guro o kung isa kang OFW, mahirapan ka magpa-aral sa De La Salle or sa Ateneo, no? So iba yung mga usapan diyan pag nakita niyo yung mga tuition, no? Mga 160 or 200,000 per semester. So saan ka kukuha na, no? But we talk and then nagsikap kami and then gumawa kami ng mga paraan na para ma-resolve yon kasi para naman sa mga bata. And then so far maganda naman yung naging resulta. There was really parang extra effort on our part bilang nanay at tatay. We have to do much extra effort para ma-push or makuha lang yung ganong mga goal na para naman sa mga bata. And kaya I'm happy we're so both of us kaming mag-asama na masaya naman kami na yung mga bata nakapag-aral sa mga ganung klaseng eskwelahan and they are performing, they are scholar, not only academically but marunong sila kumanta, mag-act, mag-gitara, mag-violin, marami silang alam na skill and mas maayos naman talaga yung pag-hone ng mga attitude, behavior, mga goals and then spirituality sa mga school na pinanggalingan po nila. So ang point ko lang, pwede namang ma-resolve lahat talaga ng mga conflict. Dapat lang maging open-minded pareho. Huwag ipilit yung basta-basta, no? We can talk, we can negotiate, no? We can understand each other. And then magiging maganda naman o fruitful ang result po. Yes. Salamat. Okay. Ito yan, no? Resolving conflicts ng mga mag-asawa sa iba't ibang bagay. No? Ito yan. Tsaka ako naniniwala kung talaga hindi nyo pa mapagkasunduan ngayon, mag-coffee break muna kayo. Baka sakaling lumabig yung mga ulo nyo kasi lalabas yung init ng katawan nyo sa kape. Gabricas, may mga bagay di ba ng engineer na hindi talaga nasosolve agad when it comes sa decision making. So give time. At times kailangan po natin magbigay ng enough time or
extended or additional time. Ito ka ba? Ako po naman, kaya nasasabi ko, hindi dahil may mga ka-conflict akong asawa, walang ganun. Ibig sabihin lang, bilang isang leader, mahirap din po kasi maraming ganyan. So hindi natin naiaalis. Sa mga talents, may nagkaka-conflict. So meron yung ayaw talaga makapagbate, taon na binilang. Iyaan na natin sila magdala nun sa kanilang puso't isip. Basta yung nakakatulog yung isa, ay bahala na yung isa. Ayaw makinig eh, tigas ang ulo eh. Ayan. Welcome po sa lahat ng GoverCats sa atin. Shout out to our 43K viewers watching right now. Diba talaga pag may parapol mo, di mo nagigising yung mga tulog, di mo naglalaba, napapatayo. Welcome. Shout out to the Lifers group na napakalaking group na talaga na nakasuporta sa mga shows ng God. And I know nakikinig kayo, hindi na kayo basta nag-hashtag. You know, napakaganda ng discussion. If I may actually, kung wala lang ako lakad talaga after nito, alam niyo ba, sunod-sunod yung gagawin ko. Pupunta pa ako sa Barreto, sa Longapa City para, you know, may gagawin ako doon. Babalik na naman ako dito para sa set ng mga talent natin mamayang 4 o'clock. So yung mga ganun. Anyway, may nagtatanong po, may nag-PM sa akin, no? Honestly, may nag-PM na magulang. Pinapatanong lang po, sabi niya, sir, paas naman po yung ating guest. Gusto niya raw pong marinig ang inyong opinion dito. Oh, GoverCats, makinig kayo dito. Dito simple lang, makinig kayo mga may anak. Bilang isang magulang, paano po ninyo tatanggapin kung ang anak niyo po ay isang gay or lesbian? Pasensya na po, sir, kung pwede lang naman po. Ayan, pinapatanong, binasa ko lang. Ayan, lalo na po sa mga katulad nila na nasa maayos na estado. Prof, Engineer, ano pong masasabi niyo rito? How are you going to accept? How are you going to deal with your kids? Kung meron po kayong magkaroon ng anak na gay or lesbian. At yung iba ay hindi pa nga makaamin or makapag-out, di ba? So I know you're aware of this because marami tayong napapanood. Lalo na sa Itbulaga, sa bawal judgmental, nakakaiyak yung mga sitwasyon ng nag-out. Grabe, tapos na ng college or whatever. So ano pong masasabi nyo rito sa tanong na ito ng isang nanay? Nanay po ito. Go ahead po. Para nahirapan kayo sa... May anak po ba siya na gay or lesbian? May anak siya? Most probably. Okay. Wala ba ibang tanong? Kailangan nyo po talagang sakitin kasi syempre iisipin ng ibang tao sa atin lalo na kung tayo nakapag-aral, lumatas ang pinag-aralan. Tama ba yon na mas mataas daw ang ating pangunawa dapat or magkaiba yung intellectual talaga or intelligence quotient when it comes to emotional quotient? So ano ba dapat ang mas mataas, emotional quotient or intelligence quotient? Pumapasok po yan dyan, di ba, Prof. Engineer? So yung pong tanong direct talaga na gusto pong marinig ang sagot ng isang tatay at nasa mas maayos daw po kayong estado ng buhay. Would you mind to please answer it? Wala pong, kumbaga, honest answer lang naman, in your own opinion. Sige po, wala pong mambabasya inyo. Kung akong tatanungin, sana may iba na lang natanong eh. Kala ko mas ang mga tanong. Nasundan pa po ito ng tanong na isa pa. Ayan, no? Ayan, basahin nyo lang po sa inyong mga mata. Ayan. Hala. Nako, pinapahirapan natin itong guest ba natin? Na-stress ba siya? GoverCats, sama nag-hashtag kayo dyan. Let us hear the answer. Personal answer and opinion lang po ito ng atin pong magulang at guest ngayong umaga. So ang tanong ay may kognayan sa gay, no, gay, bakla or lesbian, no, yung parang tomboy, no? Kasi ang I think ang tawag ngayon diyan ay ano ba 'yan? LGBTQIA+++. May plus pa nga ngayon. LGBTQI, yeah. May plus, kala ko vitamins eh. LGBTQI, no? So 'yun ang mga yung tawag, oo. So ganyan, no. Unang-una, if I may share my opinion, kasi tayo ay unang-una, iba-iba yung mga background natin. When I say background, iba-iba yung kinalakihan natin. Ang sinasabi ko ay iba-iba yung pinagmulatan natin na paniniwala, no? Yung mga pananaw natin sa buhay at yun na ikadalasan na naapektuhan or na-impluensyahan kung ano yung mga magulang natin, kung ano yung tinuro natin, kapaligiran natin, at ang pinakamalaking impluensya
sa ating mga pananaw sa buhay ay mga sabi ko ay yung tinatawag na yung faith natin, yung religion, no? So right now, nasa Pilipinas tayo, we are living in the Philippines where it's a Christian, no? The only Christian country in Asia, no? So foremost Catholic ang religion natin dito, no? And I'm not saying na Katoliko ko, but ang sinasabi ko are we are Christian. And kung pagbabasihan yung faith o yung paniniwala natin bilang Kristiyano na nakabase sa Bible, ang sinasabi ko lang muna to, no, as a perspective ng religious point of view sa Biblia, no, sa pag-aaral sa Biblia, talagang hindi ini-encourage o hindi pinapahintulutan yung ganong practice o yung pagbabago-bago ng sex. So, ibig sabihin, yung nilalang ng Diyos na dalawa lang naman, di ba? Lalaki at babae, si Adan at Eva. If we are believing in creation or yung sa Bible perspective, ngayon, ang ibig bang sabihin walang bakla o walang tinatawag na tomboy? Lalaki. Hindi, ibig sabihin, nung panahon sa Bible, wala pa naman tomboy na binanggit. Nung lalaki sa lalaki, no? Hindi ibig sabihin na walang bakla noon, no? Kung nagbasa ka nung sa account ni Hope, no, merong mga pumapatol sa lalaki noon pa lang. So ibig sabihin, yung pagiging bakla, no, yung pagpapatol sa same sex ay umiiral na panahon pa lang ng sinauna ng Bible. Pero ang point ko, as far as the Bible perspective is concerned, nandun yung policy or yung utos ng Diyos na hindi sana, no, hindi sana dapat makisiping or makipamuhay yung babae sa babae or lalaki sa lalaki. So that's a religious perspective. Ngayon, ang point ko, iba kasi yung batas na nasa Bible or anumang batas at iba yung practice. Eh ngayon, pag tiningnan mo, bawat bansa, di ba, merong mga same sex. May tinatawag tayong bakla, may tomboy, meron ding, ano ba yun? Yung transgender, yung pumapatol sa, no? May may pamilya, may anak, pero kinakasama niya ay kapwa lalaki. So may mga ganun, no? So kung ako ang tatanungin, hindi ko maipaliwanag, doon naman sila. May mga nagsasama naman na babae at lalaki na naghihiwalay at hindi magkasundo at away ng away araw-araw. So yung mga ganun sa buhay, ito yung realidad na parang ang hirap mag-judge, no? No, sabihin mo na hindi maganda magsama yung lalaki sa lalaki pero maayos naman sila, no? Na ganito, itong babae at lalaki nag-aaway, nagsusuntukan, nagbubuhatan ng kamay, basta all the things na masasama na pwedeng mangyari. So ngayon, punta tayo sa tanong na what if halimbawa nagkaanak ako ng lesbian, yun ba yung tanong? Or sino man, no? Kung mayroong pamilya dyan o yung nagtanong kanina na may anak na lesbian or gay. Ang point ko kasi, unang-una, tayo ay tao, no? Tao as a person, as a human, we are here on earth na pinanganak tayo ng mga magulang natin, and meron tayong mga sinusunod na mga 'di ba, mga magagandang aral, mga patakaran, mga magulang o yung galing sa simbahan, sa Biblia, no? So yun yung unang priority natin. But there are cases na uncontrollable kasi talagang naging bakla, kasi bakit ba nagiging bakla o tomboy? Baka sa impluwensya ng mga barkada, no? Mga barkada nila na sa paligid, sa elementary, sa high school, sa college. Meron ding participation yung media, no? Yung dyaryo, yung Twitter, yung Facebook, yung mga TV, no? Malaking impluwensya yan, no? Especially kung nakikita nila yung mga personality na influential and successful, no? Katulad nila Vice Ganda or kung sino man, no? Yun ay mga ganong mga kasarian, pero, di ba, successful o popular o malaking influensya, nakakatulong. So yun yung mga bagay na pwedeng mag-influence sa isang tao na pwedeng magbago ng kasarian, no? No, maging bakla or tomboy. No, so yun lang ang sinasabi ko ngayon. Pag ang isang magulang ayaw niya ng bakla or ayaw niya ng bakla ang kasama ng kanyang lalaking anak, no?
or tomboy. So, I think may limit lang naman yung authority ng magulang eh. Unang-una, yung magulang, hindi naman niya mapapatay yung anak niya eh. Ikaw ba, papatayin mo yung anak mo dahil bakla? Dahil ayaw mong maging bakla? So, hindi mo, may mga bagay na kaya ka lang gawin. Hindi mo siya mapapatay or, di ba, isusumpa mo ba yung anak mo? Or, di ba, yung para bang itatakwil mo? O, pwede mo sigurong itakwil, hindi mo siya pwedeng makita. Pero ibig sabihin, wala kang magagawa kung ang isang anak mo, mapababae o lalaki, ay gustong maging bakla or tomboy. Ang magagawa mo lang, magpayo, gawin ng lahat. Pero kung ayaw niya, kung gusto niyang ituloy yung pagiging bakla niya or tomboy or masaya siya doon, I think wala kang magagawa sa punto na yon. And especially kung makikita mo naman na masaya, maayos, no? Parang konsuelo na rin yon. Of course, ako ayoko rin, to be honest with you, for all the listeners and mga viewers natin, ayokong meron sanang gay or tomboy, no? Sa anak ko or sa magiging karelasyon nila. But if ever na yun ang gusto nila na wala na akong magawa, no? After exhausting all my power and authority, napigilin yun, tas wala pa rin akong magawa. So ang wish ko na lang is pangatawanan na lang nila yung decision nila, no? Maging maayos sila. Kasi ginawa ko na lahat eh. Ayoko talaga sana ng ganon. Yun ang opinion ko, no? Sa akin lang yun. Hindi ko po ini-impluwensyahan yung iba. Pero kung ang anak ay gusto talagang maging ganon, tas maging masaya, wala na akong magagawa. Hindi ko siya, di ba, hindi ko siya isusumpa or hindi ko siya, ano, kasi magkakasala pa ako dun eh. No? So, I wish him or her the best in life, no? Kasi anak pa rin natin yan, hindi natin maitatanggi yan. And before anything else, tao tayo, no? We are human before natuto tayo ng mga kung ano-ano man, kung religion or whatever. Una, tao tayo na mapagmahal, at mapagmahal tayo sa anak natin. Thank you. Yes, talaga naman. I really feel hindi ganun ka-comfortable ang ating guest sa pagsagot. No? I really felt it. Pero, you know, paano? May follow-up question ako. Ito ako naman may tanong. After the show, after the program, for some time, biglang may umamin sa iyo mga anak. Biglang may umamin, Prof. Engineer. Kasi syempre, napanood to. Diba? Syempre, halimbawa, o kaya may sa iba naman, kaibigan mo, napanood ka, tito kanila or ninong kanila, napanood ka, tapos umamin sila sa kanilang magulang. O sa iyo naman, umamin ang iyong anak. Paano mo kaya ito tatanggapin? At ano ang iyong magiging reaction? Last na tanong. Kasi kanina may nagtatanong dito. Nasagot niya na po yung ibang tanong eh. Hindi ko na kailangan basahin. Ah, hindi ko na kailangan itanong pa. Sabi, bubugbugin nyo ba kung magkaroon kayo ng ganong anak? So, nasagot nyo naman. Hindi naman na kailangan. Bugbugin nyo saktan because, you know, totoo yan. Sabi pa nga ng isa rito, yung kapatid ko, nakita na lang namin, nakasuot ng palda. Kaso wala nang magagawa yun talaga gusto niya. Suporta na lang kung ano talaga gusto niya. Kailangan tanggapin na lang. O, di ba totoo yan? Eto, sabi ko yan, kung sakali po ba, bubugbugin nyo na at itatakul or tatanggapin nyo ba? So yan, alam ba, may umamin sa inyo mga anak. Anong gagawin nyo po ngayon, engineer? At marami pang nagsasalita dito. Wait lang, at nako, naging, ang ganda ng tanong nung ano, no? Naging controversial. Nagpunta na sa mga ganyan. O, diba? Wait lang, nagbabackread po ako. At medyo marami itong mga, ano na ating mga gabber tags. Aha, wait lang. Nako, baka meron ako hindi mabasa. Ayan, ah. We respect them as a person but not their practices, sabi ni Ma'am King to God. O, diba? Ayan. Sa same sex po ba, may tuturing yung kasalanan kung both sides naman ay ginusto? So, sinabing kanina ng guest natin kung saan sila magiging masaya, pangangatawanan nila na maging maayos sila, then go for it. Okay. So, ayan. Mamaya, dagdagan pa natin ibang bagay na yan. Aha. Sa totoo lang, mahirap mag-judge unless kung wala kayong experience, first impression kapag may makipag-friend na gay sa inyo. Totoo yan. Iba-iba kasi ang preference, iba-iba po ang pagtanggap. No? Ayan. So, ano pa ba? Wait lang. Aha, aha. Sabi ni Angel, totoo yan, sir. I've been into criticism before. Ayan. Napakahirap po sa lipunan na i-please ang tulad namin. Pero we still respect pa din po kung ano ang kanya-kanyang paniniwala. As long as wala po tayong natatapakang tao at ipapakita po natin, nakarespeto po tayo lahat. God bless po sa inyo. Sa natin itong talent na
syempre kahit sabi nga, pilitin mo man na maging babae ang anak mo talaga o maging totoong lalaki, mahihirapan lang po kayong lahat. Totoo yan. As long as na wala tayong tinatapakan tao at may respeto sa isa't isa. That's the best thing. Totoo rin yung sinabi ng guest natin, marami dyan na nagpakasal, mag-asawang lalaki at babae, nagbubugbugan, napupunta kay Tulbo, napupunta sa barangay, nagpapataya, nagseselusan, pinatay ni mister ang asawa. You know guys, life is so difficult, you know, masyadong complex ang mga sitwasyon sa buhay. So all we need is love. All we need is respect and acceptance. Sabi ni Ma'am King, you can only do so much as a parent. As long as you did your best to raise them according to the Bible's principle, it will be all up to them. But as long as he or she is under my wing, I will be the authority. Sabi ni Ma'am King. Totoo yan. So kapag yung mga kabataan, gusto nyo talagang masunod, ha? Mag-aral kayo mabuti. Magtrabaho na maayos at magsarili. Diba? At yung mga may asawa naman ay humiwalay na ng bahay. Charot. Hindi yun naman talaga nasa Bible. Kasi para maiwasan po yung the clash ng mga binan at ng mga hipagbayaw at bilas mga ganun. Diba? Ha, grabe mga tanong. Sabi ni Dayanara, ganun talaga Dayanara. Sabi niya, ha? Wait lang, mayroon pa rito. Wait lang, gabar cards. Sabi ni Miss Celine, wala po magandang bunga kung sasaktan natin ang anak natin kung lesbian and gay sila. Suportan natin sila kasi mas mabubus ang kanilang self-confidence. Wala ako anak na gay and lesbian but pinsan and pamangkin madami member ng LGBT and my friends din ako ng LGBT member but I love them. Thank you so much Miss Selena Recorta. Napakaganda naman tong si Miss Selena. Nakawig kang artista. Oo, si Selena din. Ayan, no gover cats. Alam nyo ba, medyo na naguligo lang utak ng ating guest. Ba't naman napunta tayo sa ganitong tanungan? Ayan, so nag-chat po yung isang nanay. Thank you po ng marami sir at thank you din po sa inyong guest. Ayan ha, ako gover cats, ako honest ha. May nag-chat talaga, huwag kayo. Sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Pero ako talaga, kung tatanungin nyo, wala rin naman talaga. You know, the best thing in life is that when parents really accept yung kanilang mga anak, kung sino sila. Acceptance, love, support, guidance. Respect. Kasi ang mga anak deserve din nila respeto mula sa mga magulang. Kung paanong sinabi ng Bible, in Ephesians chapter 5 verse 1, mga anak, igalang sundin mahalin ang inyong mga magulang dahil ito may kalakip na pangako. Ahababoy natin, pagpapalain tayo ni Lord. Ganun din naman, we as mga anak, we deserve also respect, acceptance, not only love and guidance from our parents. So salamat sa mga magulang na nakikinig ngayon na mas nagiging bukas po ang inyong mga isip at puso. Dahil kuminsan, masyadong sarado, lalong-lalo na kung astig daw yung tatay, at diba, kung may pinapangalaga ang reputasyon, nako, alam niyo po, Gover Cads, totoo ang sinabi ni Sir, tao kasi tayo. Hindi po tayo hayop na palabang itatrato mong pangit ang iyong mga anak dahil lang sa hindi nasunod ang iyong gusto. So, more of this topic. Pero at least nadaanan kasi this is part of being a parent. You know, managing you know a family, it's not really easy. Sabi ni Miss Selena, nasa batas na ngayon, bawal, discriminate LGBT, makakasuhan na tayo. Ayan. Anything you wanted to add regarding these things that we are talking about? Prof, go ahead po. Yes, unang-una, I'm quite surprised but I'm happy na ito yung mga tanong. No? Kala ko, mga ang tanong is pang engineering eh. Tsaka math. Pero I'm saying na masaya ako dahil we are all people, we are all person na nandito nabubuhay and we are bombarded with different issues at isa to sa mga issues, no? Ngayon, pag may umamin or may nalaman ka, may kapatid ka o anak o kaibigan na nalaman mo or umamin sa'yo or sa akin, anong gagawin ko? First, I have to listen, no? Ganito kasi yan eh. Iba-ibang tao may iba-ibang paniwala, no, depende sa background at sa kinabibilangan niya na organisasyon o familia o religion, no. Sa religion namin sa paniniwala ko hindi pwede, no, sa religion I'm talking about the organization, hindi allowed yung pagiging bakla o tomboy, no.
So it goes hand in hand with the perception or opinion ni Ma'am King, yung principal natin sa ng high school sa Aura College, no? As long as I'm the authority sa bahay, dapat ako yung masunod, no? Ngayon kung hindi ka susunod, gusto mo pang talagang maging ganyan, no? Maging LGBT, bakla or tomboy, I think it's better na you separate, no? Kasi aside pagiging magulang, meron din pa tayong mga ibang responsibilities, no? May responsibility tayo sa community, sa church, at sa sarili natin, no? So if you believe in a certain thing, no, kung ito yung paniniwala mo, I believe na you don't exchange your principle for convenience, no, isa rin yon. So we have to balance everything. Hindi ibig sabihin na papayagan mo na rin just for the sake lang ng ano. So may mga prinsipyo ka pa rin sa buhay at yun ang nagpapakilala kung ano kang klaseng tao. So kung naniniwala ka na hindi mo kayang tanggapin sa loob ng bahay mo na may anak ka na ganito, o payuhan mo na pwede bang you can separate and do on your own. But I still love you, mahal kita, nire-respeto ko yung decision mo. No, hindi ako mananakit. Wala na anong magagawa ng pananakit, pambubugbog. Pag sinaktan mo yung anak ko, I think ay yung anak mo, mas masasaktan ka pa eh. No? Ako nga, hindi ko pinapalo yung mga anak ko eh. Or mapagsabihan lang, masakit. No? Kasi mahal mo sila eh. So mahirap saktan ang isang anak. At anong magagawa ng pambubugbog? Magiging lalaki ba uli yan pag binugbog mo? Ganun ba yon? Hindi naman, di ba? Pag binugbog mo, lalaki na ako. Walang ganun, no? So ang ibig sabihin, we respect yung desisyon ng bawat isa at sila ang magdadala niyan. If we believe in our faith, no, lahat tayo ay haharap or accountable sa Diyos. Kung maniniwala ka sa turo ng Biblia na galing sa Diyos o ito yung gusto niya, you abide by it. Kung gusto mong sumayin, nasa iyo na yon. But the point is, lahat tayo, there will be one day, darating ang panahon na tayo ay may accountability, may pagsusulit na gagawin sa ating may kapal na sa Diyos. Pero ngayon, kung ikaw ay magulang na palaaral sa Biblia, na reliyoso, tas nambubugbog ka naman ng anak dahil, di ba, naging, sabihin mong LGBTQT o sinasaktan mo, no? O hindi rin naman pagiging mabuting Kristiyano ba yun na nananakit ka ng physical, ng anak, or emotional. So you have to be, open-minded and dapat malawak yung perspective natin sa buhay, no? So may mga prinsipyo tayo na sinusunod, pero mahal pa rin natin yung anak natin. Sabi nga nung point kanina ni Ma'am, I jot it down, si Ma'am Sally ba yun? Sally? Ina po. We have to accept them na later on, siguro medyo sasama ang love natin, but we really extend yung love sa na magagawa natin, respect and love and so on. Tsaka ngayon, no, by legislation, hindi ka pwedeng manakit o mang insulto, no, mang maltrato ng mga tao na gano'n, no. May mga batas na sa LGBTQT, no, hindi ka pwedeng magsalita ng masama o pagtawanan sila and so on. So it's a form of measure na kailangan din silang irespeto. So I think yun lang ang point ko, na you can stand by your own principle, but at least hindi mo wawalain or hindi mo ipagwawalang bahala ang respeto mo, ang pag-ibig, respeto sa kapwa-tao mo, lalong-lalo na yun ay mga anak mo o mahal mo sa buhay. Ayun, Governor Kids. Ayun, so maraming salamat. Tapusin ko lang itong chinachat kong nila lang. Ayun, okay na. Totoo yung Governor Kids. Kaya ito pa, may mga iba pang mga sinasabi ang ating mga nanay. Sabi ni Ma'am siya, wala akong anak na bading, pero kung sakali, hehehe. Sa anak ko, hindi big deal sa akin yon. Mahal ko sila and supportado ko sila kung saan sila masaya. Basta lang lumaki silang responsable at mapagmahal at marespeto sa iba. Coming from a mother and a friend at kumare. At sa tingin ko, kuminsan talaga, no, Governor Kids, yung hindi mo in-expect na pinagmamalaki mo pa eh, yung anak mo, di ba? Tapos di mo in-expect, my God, you found out na meron pala siyang boyfriend o merong girlfriend yung anak mong babae. So, di ba, ang hirap talaga nun at first, di ba, no, Prof? Mahirap po yun at first, tama, no? Mahirap tanggapin. Sabi nga ni April Boy, di ko kaya tanggapin. Ay, iba na yun, nakapag-hashtag, iba po yun. So, maraming salamat sa mga nandito. Yung ibang tanong po, no, medyo lumalayo po kasi sa ating Great Morning Governors. So, hindi po talaga natin topic ng LGBT. At medyo natanong lang po ang ating guest kasi magulang siya. Yung reaction niya lang. So, kung gusto niyo po itong mapag-usapan ulit,
Siguro pag-uusapan natin to sa isang forum. Sa isang forum. Alam niyo po, malaking topic kasi ito. Kasi kailangan dito ng pasensya, kailangan ng malawak na pangunawa kapag ito ay naging topic. Kasi hindi lahat ng manunood ay pro, hindi rin lahat ng manunood at magko-comment ay anti. Laging magsasabong yan. So hindi po ito simpleng topic lang, Gover Cats. Kaya sa mga may tanong pa, siguro malamang sa akin nyo na lang po tanungin. Ayan. So kanina po kasi talagang na-stress yung ating guest sa tanong. Talagang wala ba ibang tanong? Oh, diba? Pero this po, no? Sir, paano nyo po tinanggap sa inyong sistema ngayon yung tanong na yon? So para bang nabagabag ba kayo? Paano kung paano nga ba kung magkaroon ng ganitong sitwasyon sa pamilya namin? So paano ko harapin? Kayo na lang po sumagot niyan mamaya after ng show. Sabi ni Miss Tek-Tek from Pasay City, mayroon din mga parents na hindi nila tinatanggap ang anak nila kung nalaman nila na bakla ang anak nila. May ganun po talaga. So pero time as time goes by, nakikita naman natin, no, tinatanggap naman. Yun nga lang, kuminsan huli ng lahat, pero kuminsan pahuli ng lahat. So maganda lang talaga, no, ano sir, no, professor, engineer, na hindi talaga madali maging magulang. Totoo yun. Pero pinag-aaralan po talaga yung ganyang part na kailangan sa mga kabataan ngayon maging open-minded. Kapag kayo magulang na, eto na yung sitwasyon, no, nakalatag na. Nangyari na yun dati. So what would be the best solution to a problem like this? Gover Cats. Solution po ang kailangan, hindi po lalong dadagdagan ng problema. Okay? So thank you so much. Ayan. Sabi ni Ma'am King, tama Sir Vic, sa ibang platform or topic na lang. Hehe. Sabi ni Ma'am King. Ayun ako. Reyna Flor is watching with you. Sabi ni Reyna Flor. Ang emote mo naman. Ayan. Ah, Kuya Andy, yung mga tanong po ni Kuya Andy kasi masyado mga more on ano talaga. So Kuya Andy, I got your points. Points? Ang dami naman point. I got your points. So nagigets ko naman talaga. So siguro po hindi na nakakayanin na ating guest na sagutin yan medyo. Kuya Andy, kasi may asawa na itong ating ano. Hindi ito hunk na guest. So siguro walang asawa. Kasi baka mag-away pa silang mag-asawa pag sinagot niya yung mga tanong niyo. Ayan, ingat kay Angel, papunta na dito sa nating talent. Ayan. Sabi ni David, acceptance and support, di naman importante kung sino ano ang isang tao, basta maging mabuti lang at walang tinatapakang tao. At saka David, mahirap na ikaw ang tumapak, mapipit-pit. Charot lang. Thank you so much. Nako! Grabe, pati ako naglumihanan ako sa pinag-usapan na ito. Parang ako'y naglumihanan para sa guest. Ako hindi tanggap ng tatay ko at mga kamag-anak ko. Minsan dinadown ka pa nila. Pero mayroon naman na mga kamag-anak. Tanggap ako nila. Nila ako yan. Hanggang ngayon, Miss Tek-Tek, Diyos ko, 40 ka na yata, hindi ka pa rin tanggap. Sir, ako yung may tanong sa'yo. Sa ganito ba mga pagkakataon, ano ba ang dapat gawin ng isang tao? Regardless na regarding sa sexual preference, regardless kung sa mga nagawa. Halimbawa, dati tayong may bisyo, nakasira tayo ng pangalan ng ating angka, ng ating clan, ng ating pamilya. Halimbawa, tayo ay nakagawa ng pangit na ganito. Paano nga ba dapat ang maging response ng isang magulang sa anak na napariwara ang buhay? Paano nyo ba tatanggapin ulit ang pagbabalik? Madali ba o mahirap sa isang magulang ang tanggapin ulit ang anak? Paano ba ang tinatawag nating proseso dito, Prof. Engineer, pagdating sa mga anak na tumalikod sa magulang tapos bumalik? Paano ba sa inyo yan? Halimbawa, may tumalikod sa inyo magulang, anak, tapos bumalik ulit. Ano po gagawin nyo, Prof? Unang-una kasi bilang magulang, hindi mo alam kung anong mangyayari sa anak mo, no? Kahit na anong turo mo na maganda, kahit na anong disiplina o pagsasanay, no, malaking tulong yung pagdisiplina, pagpo-focus sa kanila, pero still kung anong magiging mangyayari sa kanila in the future, hindi mo alam, mabibigla ka nga, 'di ba? Katulad yung mga pinag-usapan natin na naging LGBT, naging bakla pala or tomboy, no, kumisa hindi natin isa, mabibigla ka talaga. At yun yung mga punto na pwedeng masaktan yung damdamin ng isang magulang dahil hindi nag-conform sa expectation nila yung resulta o yung buhay ng anak nila
ayon sa inaasahan nila, no? So if we fail doon sa expectation, it will cause yung mga sakit ng loob and so on. Pero granted na halimbawa may napariwara, no, for whatever reason, no, napariwara or may ano bang term natin doon, no, hindi siya sumunod, no, or nakasira ng pangalan, sabi mo nga ng angkan or whatever. I think yung ganung mga sitwasyon ay proseso, eh. Kahit sabihin mo na tanggapin or patawarin, hindi mo naman mapapatawad or hindi mo naman yun agad magagawa, no? Kasi may mga tinatawag tayo na natural reaction. Pag ikaw ay hindi sunod o pag ikaw ay no, may anak ka na tumiwalag or hindi sumunod, siyempre di ba masakit ang loob mo? Hindi naman yun pag balik kinabukasan, eh, sayang-saya ka na. Well, hindi naman ganun, kaplastikan yun, no? Kasi yung tayo ay tao, may mga damdamin, and some of the mga nararamdaman natin at mga desisyon natin sa buhay, most of the time ay factor ng time. No, kumbaga nagpapalipas tayo ng panahon. So may mga time na later baka matanggap natin or later gumaan na ang loob natin. No, pero hindi naman na pagbalik is, 'di ba? Kasi masama pa ang loob natin, it's natural na masama, 'di ba? Dahil nasaktan tayo bilang magulang. Pero sa sabi nga ng iba, sa kalaunan, no, later on pag pinalawak natin yung ating pag-iisip, open-minded tayo, yung respeto, yung pagmamahal nananaig pa rin, time will come na magpapatawad tayo at tatanggapin natin sila. Kasi yung Diyos nga nagpapatawad, eh. Di ba? Yung mailalang sa atin, kung naniniwala tayo, kung Kristiyano tayo or anumang religion naniniwala na tayo ay galing sa Panginoon, sa Diyos, siya nga nagpapatawad at ikaw nanilalang lang, hindi mo kayang patawarin yung sarili mong anak. So I think it's a matter of time na gano'n, pag nanaig yung ating pag-ibig, pagmamahal sa kapwa natin, especially sa ano natin, sa anak, no? Matatanggap natin sila, re-respetuhin natin at bibigyan din natin sila ng suporta, no? Kasi hindi mo maaalis na dugo mo 'yan at anak mo 'yan, no? Ganun lang. Pamilya pa rin 'yan. Salamat. Yes. Grabe. Alam niya ba sumasagot si engineer? Naisip ko, hindi naman natin talaga pong planong pag-usapan mga family matters kayong umaga. Sadyang napadpad tayo dito. Kasi naririnig natin sa kanya-kanya kung gaano siya kabuting ama at asawa. Kung baano nila nire-resolve na kanyang asawa ang mga bagay-bagay na kumisan ay nagkakaroon sila ng conflicts. So yon. Anyway, sabi ng ating technical director, engineer, salamat sa pagsagot sa mga out of this world questions po. God bless. Ayan, at marami po nga tinutura ng ating mga viewers. Napaka-active ngayong umaga. Thank you so much, Governor Katz. Pag ganito pala yung usapan ng init. Ayan. Sa mga LGBT na mga anak, kahit sinasaktan kayo ng magulang dahil di nila tanggap kung ano kayo, mali nyo po sila at respeto at sundin kasi pagpapalain kayo ng Panginoon. Ito yan. Whatever it is, whatever, whoever. Governor Katz, huwag tayo magtatanong sa mga loob. Hindi kasi ganun kadali sa mga magulang ang tanggapin. Lalo na wala yun sa hinagap nila o hindi expected. Not unless, meron po tinatawag na sa side ng ganito, nanay o tatay, ay may ganoon ding sitwasyon. Pero kung minsan talaga, depende yan sa pagpapaunawa at sa ating pamilya. Ayan, may kamag-anak nga ako, sabi nila na wala daw ako mapapala sa buhay ko kasi bakla daw ako. So, ano lang po yun? Sinasabi lang yun. Pero sa totoo lang, tayo pa rin ang magdadala ng ating sariling buhay at tayo magsisita. Tutulungan ko na yung ating guest, ha? Huwag natin masyadong... Yan tayo, eh. Out of this world ang tanong, eh. Alibugang anak ba? Sabi ni Ma'am King. Di ba may mga ganyan? Walang anak na baka walang magulang na makakatiis anak. Ito, eh. Pero mga anak, tinitiis ang mga magulang. Hindi kayo uwi, ah. Pero pag wala na kayong pera at wala na kayong maisanlat, may benta, uuwi kayo kasi gutom na kayo. Pero yung iba, pinaninindigan talaga. In fairness. Ang sample ng tanong is, ano ang formula para mapadali ang equation sa mga projects na ginagawa? Ano ba naman yan? Oo. Hindi natin tinanong yung ganyan tanong kasi nga about math. Alam niya namang love na love ko yung math, kaya nga ako nawala sa honor roll, di ba? Sa math ng high school, eh no college, dun naman sa principles of education, na 7th foundation of education, ayan.
Walang magulang na nakakatisa, nakatulang magulang na nagtatanim ng sama ng loob. Meron din po, nagtatanim. Meron din yan. Oo, walang excuse at times. Basta na nung balik, nagsisi at nagbago patawarin natin gaya ng alimbawa ng Diyos sa mga nagkakasala. Yan ang lesson ng alibog ang anak sa Biblia. Tama, the parable of the lost son ba yun? Nawawala o lumayas. Nagpaka-enjoy, hiningi ang mana, pagkatapos babalik din, di ba? Sabi ni Mr. Tech, ako sir, lumayas ako, pinapagalitan ako ng nanay ko, pero bumabalik din naman ako at pinatawad din ako ng nanay ko. Kasi sabi niya nga, kapag umalis kayo sa bahay ko, babalik din kayo sa akin. Kasi nanay talaga natin, kahit anong kasama, kahit gano'n tayo kasama, yan, mapapatawad nila tayo kasi mahal nila tayo. Totoo yan. So mga anak, ha, huwag naman pasaway lagi. Huwag natin gawing excuse yun. Kumisang ginagawang excuse. Eh. Tama ka dyan, engineer. Kanya-kanyang rason yan. Ba't ako yayakapin ko agad, anak ko, na nagkasala sa akin. So huwag nyo lang pong ano ha. Kailangan, iba pa rin yung we let our kids realize their mistakes and let us teach them, not how to doggy, but let's teach them the ways on how to correct their mistakes. And how to not do it again. To not do it again. Mali na naman yung aking grammar. Not to do it again. So dapat papasunurin ng anak sa religion ng magulang kung iba naman ang paniniwala ng anak sa religion na gusto niya. Medyo ano rin po itong topic natin, mahirap pong sagutin. Pero ako na lang sasagot. Siguro, times may mga pag mga dalagat binata naman natin kasi, medyo mali-invite yan eh, or nakakakita ng ibang ano. So kung sila, saan sila mas nagiging mabuting tao para sa akin, kung ako'y magulang, I will let my kids. Mabuting tao ah, hindi kulto ha, iba po yun. So Gabber Cats, yun lang naman sa akin. At tumatango naman yung guest natin, oh, para hindi na siya Actually, nagtatanong ko kayo kung anong topic. Walang topic, spontaneous kasi itong ano natin, usapan. So napunta lang po tayo sa ganoon. Okay. Sana sa susunod may magtanong din eh, ano masasabi ng anak kapag may nag-out ng mga magulang. Hindi, usually sa mga magulang na gano'n na ngayon, naka-out na sila. Ha, diba? Pero dahil wala pong gano'ng sitwasyon sa ating guest, wag na po natin siyang pahirapan muna, ha? Ayun ako. Ano naman, boss, ang tawag sa magulang na basta na lang iniwan ng tatlong anak? Panganay, 6 na taong gulang pa lang hanggang ngayon na para siyang walang pakialam. Naku, mahirap po yan, Sir Romeo. Ano na lang po, opinion siguro hingin natin. Ano pong masasabi niyo, engineer? Wow, engineer po yung ating guest. Professor, when it comes to mga mat. Pero magulang din kasi siya. So tanungin natin, opinion lang po. Ang mahirap kasi dito, Governor Judge, hindi talaga tayo makakapag-judge. We don't know the situation. We don't know kung anong pinagdaanan, kung anong pinagdadaanan ng magulang na yon. May kumisa kasi, di ba, prop, ang hirap humarap eh, dun sa sitwasyon. Nahiya tayo, hindi natin kaya. Ano bang masasabi niyo sa mga magulang na iniiwan o nagagawang, mali po in term na iniiwan. Kailangan, sa mga magulang na nagagawang iwan ang kanilang mga anak. I'm sure mahirap sa kalooban nila, pero ano pong masasabi niyo dito, Prof, sa ganitong preposition na sinasabi sa atin? Ano pong logic niyo dito? Salamat po sa mga tanong na ganyan. Unang-una, hindi ko na-expect na yan ang mga tanong, pero I can share my view, no? Ano napunta na sa mga parenting, no? Totoo na kahit sa bansa, Pilipinas or sa iba, may mga magulang na nag-abandon o nag-iwan ng mga anak nila, no? So siguro yung mga magulang na yon may iba't ibang kadahilanan. Yung iba may sinamahang bagong kasama, yung iba for whatever reason, no, baka hindi na kinaya yung mga stresses, no? Pero I think ang bottom line natin is bawat bahagi o role na ginagampanan natin sa buhay, may mga responsibility tayo, no? Ikaw ay isang anak o ikaw ay isang magulang, may merong kang accountability o responsibilidad. Dahil anak mo yan, nag-anak ka eh, no? So pag ikaw ay nag-anak, unang-una mga bata pa yan, mga walang experience, hindi pa kayang tumungtong sa sarili ng paa. So dapat mo silang gabayan at bigyan ng suporta. So ibig sabihin, ang point ko dito, as a parent,
hindi lang tayo masaya na may anak, may responsibilidad tayo na sila ay buhayin, bigyan ng pagkain, suportahan, lahat ng support na mabibigay natin. At ngayon, bilang isang magulang, ikaw ay umalis, no? Kung ano mang kadahilanan, kung sinasadya mo or whatever, ibig sabihin, meron din kasing umaalis tapos nagsosupport, no? For whatever reason, halimbawa umalis siya, may sinamahan or kung saan man napunta, pero patuloy ang suporta niya sa mga bata, which is good to hear. Pero meron ding mga magulang na narinig ko or nalaman ko na balitaan na umalis na lang, hindi na inasikaso yung mga magulang. So sabi ko nga, lahat tayo ay may responsibilidad na ginagampanan, no? Kung ikaw ay nag-anak, mga bata, no, sa mundo, kailangan yan asikasuhin. So pag ang magulang ay hindi nag-asikaso ng mga anak, no, sa mga panahon, no, na mahabang panahon at meron naman siyang kakayahan, di ba? Okay lang kung may sakit o nalumpo or whatever, hindi na kaya magtrabaho. Di ba? Maraming dahilan kasi, so mahirap mag-judge sa isang magulang. Pero kung capable naman ang isang parent or magulang and then umalis siya, sana man lang ano sinusuportahan niya, no? Pero kung hindi niya na sinusuportahan, hindi nga yung katanggap-tanggap, no? So ano lang magagawa natin? E, di ba papagsalitaan natin ng masakit, no? Yung magulang yan, ganyan. Pero in the end, parang wala namang magagawa rin yung mga salita natin, no? Especially kahit marinig yon o hindi marinig ng isang magulang na yon, tapos wala naman siyang kinikilos, parang wala rin naman, no? All we can say is yung mga bad words sa kanya. Pero ang point ko is yung sa kabila, yung mga batang naiwan. So kung may mga tutulong sa kanila ng mga kaibigan, mga kamag-anak, mga auntie, that's a very good and welcoming situation. Ngayon, kung sila na kaya na nilang tumayo, na they have to face the fact na wala, umalis yung magulang nila, walang mag-aasikaso kanila. So maari na silang gumawa ng paraan to para mabuhay, no? Ibig sabihin, kailangan nilang makisama sa mga auntie or di ba maraming paraan, eh. Pwedeng magtinda, pwedeng we can fight for life kung gusto natin. Kahit mga bata yan, di ba marami namang ganyang sitwasyon na walang magulang, tinapon sa mga basurahan yung anak, tapos nabuhay, no? If you want to live, you fight for it, no? Kung gusto mong mabuhay, kahit wala kang pinag-aralan, maraming pwedeng gawin. Kasi mas mahalaga yung mabuhay kaysa ang loob, eh. Di ba? So, I think yun ang mga situation. Pero, I go against dun sa mga parents or mga magulang na hindi talaga sumusuporta sa mga anak, especially kung kaya naman nila, no? Of course, iba-iba yung situation, pero kung kaya naman, sabi nating umalis, no? Sana suportahan dahil responsibilidad natin 'yan, hindi lang sa community, sa pamilya, pati sa harap ng ating Panginoon, responsibility natin 'yan. Yun lang. Yes, Gavrikaj. Thank you so much, no, sa ating special guest. And Gavrikaj, you know, nakita ko yung sa live natin, we're almost 2 hours na pala. May klase pa po si Engineer Gavrikaj. And Engineer, on behalf po ng GAB Community and GAB PH YouTube channel, kasama ng yung Thai TV and the rest of our program management team, would like to express our sincerest gratitude for your time spent with us. Of course, marami siguro sometime we could invite you kapag kami nagprograma na ng Family Matters, as Ma'am Sharon is talking about on the comment section. Ayan, ni Direct Janwell pala sa may gagawin na po tayong show about Family Matters. Kailangan talaga natin yun, Family Matters. Anyway, Engineer, para sa inyong buong pamilya po, God bless po sa inyong mga anak, sa kanilang mga pagsisikap, at sa inyong pong misis na napaka-supportive, mapagmahal. Shout out po sa inyo, ma'am. And ano po ang last message po today sa ating mga Gabberkets, just for this hour lang po, ha? Huling mensahe niyo po, at bago po kayo, kailangan niyo rin po mag-break, then you have your classes. So, Engineer, please give it to our Gabberkets, your message po. Unang-una po, salamat sa programa, sa GAB Community, at ganoon din sa lahat ng mga listeners, mga nagsubaybay sa programang ito. Ang masabi ko lang po ay napakahirap ng sitwasyon natin ngayon, iba-ibang sitwasyon natin, iba-ibang kalagayan, at lalo na ngayon na meron tayong dinadanas na pandemic, no, yung COVID. No, maraming mga nagkakasakit, namamatay, at ang hirap talaga ng buhay natin. Ang masabi ko lang po, we have to be strong. Tuloy-tuloy lang po, no? May mga panahon na masama, ang hindi maganda ang sitwasyon. So, tuloy-tuloy lang na gawin natin kung ano ang pinapanawalaan nating tama based dun sa mga principle na ano natin,
na mga pinangahawakan. So huwag tayong panghinaan ng loob. Basta keep going lang po at tuloy-tuloy lang. May gusto lang po akong sabihin na if I can share this with you, sir. Ako po, ang pangarap ko sa buhay ay makapagtayo ng school. Sana yung actual na school paaralan. Dahil, siyempre, simple lang tayong tao. Wala pa naman tayong finance and everything, no? So, meron akong, ano, to realize this partly, meron akong in-establish na, ano, na free engineering education. Kaya nagtayo din, no? So, may YouTube po ako, yung Professor Charlton Academy, mga engineering tsaka STEM, meaning science, technology, engineering, and mga sciences, no, STEM, mga strand, no, sa engineering. At meron din po akong apat na pages sa Facebook. So gusto ko po kasi na ma-share yung knowledge sa engineering ng libre, parang free education for all. And it is so timely na ngayon, no, na lahat ay more on online base na ano. So yung mga lecture ko po, pinapublish ko doon libre yung mga lecture ko sa iba't ibang universities, yung tatlong university na pinagtuturuan ko dito sa Pilipinas ngayon, tsaka yung mga university ko po na pinagturuan sa Africa, yung mga consultation work ko doon. Lahat ng project, tsaka research at mga lecture ko po, nandun po. So yung Professor Charlton Academy. So habang wala pa akong pang-finance sa totoong school, hindi ko alam kung ma-realize ko po yun. Pero my heart is belonging to teaching and sharing my knowledge. So yung mga lecture, yung mga simple, yung mga math and engineering at iba pa na pwedeng ituro, no, mga courses na under TESDA, nandun po sa channel natin. So, feeling ko po, isang way yun para matulungan yung mga kababayan natin, yung mga tao, yung mga estudyante na hindi nakapag-aral, at yung mga estudyante na nag-aaral ngayon, pati yung mga teacher, matutulungan po sila sa mga lecture na yun, ma-enhance yung knowledge nila sa engineering at sa iba't ibang field, no? Libre naman yun, as long as may load ka, pwede kang mag-tap sa YouTube, no? Pero at the same time, nagtuturo din naman ako sa actual na university. So, ang advocacy ko lang ay maraming matulungan sa pamagitan ng pagtuturo, ma-share yung knowledge, because it's very it feels so good to help, no? So we never stop helping sa anumang paraan po. So yun lang po ang message ko sa umaga. Sana suportahan niyo din yung Facebook tsaka yung YouTube channel ko po sa free engineering education po. At maraming salamat po sa Gov community, sa opportunity na interview po ako this morning. At sa lahat ng mga nakikinig at sumubaybay po, maraming salamat at mabuhay po kayo. Thank you po. Wow, grabe. Engineer, ano po yung pangalan ulit na page? Free engineering courses ba yan? Yun po yung page. Yung YouTube po, Prof. Charlton Academy. Prof. Charlton Academy. Prof. Charlton Academy. Wow. Gabber Kids, madali lang tandaan ha. Ang nakalagay, Prof. Charlton Academy. Tapos free engineering course sa FB page. Sa ano po, sa Facebook. Also, free engineering education. Engineering education, Gabber Kids. So yan, wala nang dahilan para hindi nyo maintindihan, lalo na sa mga nag-online. Malaking tulong po talaga yan, engineer. Libre so, naman lahat yan. Yes. Sa susunod, engineer, siguro magpasket tayo ng second balik mo. Pag-usapan natin yan, yung advocacy mo na yan. Okay? So wala tayong pag-usapan po sa ganito. Ha, okay? Okay lang. Nakawalan na po muna natin si engineer because he has so many online classes. Engineer, God bless you po. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. And God bless all the works of your hands. Thank you so much po kami na po. At by the way, we would like to thank Dr. Edita Henisa. Nag-sponsor po siya ng additional na 500 pesos para sa ating special paruleta sa Gab. God bless you more po. Ayan, in support daw po kay Engineer Charlton Sampang Ina. Thank you so much, Engineer. Hindi na po namin kayo hold. God bless po and see you again soon po sa ating part 2. God bless po. Thank you so much, Robert Kedge, engineer. And thank you so much. Ayan, hindi na natin patatagalin pa. Pero babasahin ko rin muna ulit ang lahat ng inyong concern. Hindi na naman natin babaliwalain. So para lang po makapag-lunch na po at makapag-prepare na si engineer sa kanyang klase. Okay? So sige, basahin ko yung iba niyong concern dito. Okay, mag-alala at gagawa talaga tayo ng ating About Family Matters na show. Sabi ni Sharami, nakaka-relate po ako, Sir Vic. Ah, mukhang nakaka-relate ka nga. Kasaway ng mga anak, parang mga anak ko lang. Sabi ni Ivory, ayan, shout out. Kuya Andy, huwag kang mag-alala. Yung mga iba mong tanong masasagot sa mga susunod nating shows. Ayan,
Kaya nga sir, nagsusumikap ako at pinapakita ko sa kanila na mali yung sinagsasabi nila sa akin. Ang importante, wala ako tinatapakang tao. Totoo yan, Brother Tads. Ayan at, naku, nawawala daw ang signal ng iba. Kapit lang kayo. Sa akin nga, kahit anong galit ko sa mga pasaway kong anak, palayasin ko, di ko matis, pinapabalik ko din. Ayan. Sige, sige. Papuntahin niyo sila ng Olongga po, tapos pabalikin niyo ulit dyan. Ayan. Sabi ni Ma'am siya, may tanong yata siya, eh, engineer, ito pa po tanong, ano po masabi niyo sa mga gumagawa ng daan? Hindi po siya civil engineer. Mechanical engineer po siya. Kahit na po, hindi naman po kailangan gawin, tapos yung mga dapat gawin, hindi pa rin ginagawa. Charot lang po. Ayun, yun ba yung mga trabaho ng dilawan na ano? Naglagay ng tulay pero walang ilog. Char lang, di ba? Ay, nako. Natawa na lang si Sir, sabi ni Vincian Cruz, Governor Cads. Thank you so much. Ayan. Balik tayo sa grades ng instructor, Sir Vic. Ayan, yun na yun. Ayan. Ako ya, hindi yung mga iba mong tanong talaga. Gustong-gusto ko naman, napaka-interesting. Pero hindi kakayanin na ating guest po lahat ng tinatanong nyo. Dahil iba po yung kanyang in-expect talaga. Ayan. Sir, may I ask, bakit kaya ganun? Required ba magloko kapag wala ka ng gana sa kanya? So, usapang pag-ibig niyo po yung tanongin. Nanonood naman yung ating mga host. Okay? Required daw ba magloko pag wala ng gana? Siguro wala na po kayong lasa. Dapat maasim pa rin kayo or maalad. So, iwasan niyo masyadong pagligo para hindi po kayo mawala ng lasa. May next show po tayo about family matters. Si Sir Vic Pong host. Ako na naman. Engineer, I do respect po kayo. But ano po ba expected yun na question? Hindi po niya talaga expected yun because a lot po ng guests natin, ang tanong ay umiikot lang sa kanilang profile. So, wala po sa profile niya. Sir Vic, balik tayo sa pagiging engineer, sabi ni Sir Direk. Kamamatay lang ng tatay ko, iniwan lang kami ng nanay ko kung kani-kanino kami nakikitira. Ako panganay, lahat pinagdaanan ko, umuwi siya sa bahay, parang wala lang after 20 years. Siguro po, Sir Romeo, buti nga sa inyo, 20 years lang. Diba? E ako nga, nasa tiyan pa lang, diba? Pero I never said anything. Alam niyo po, mas masarap pa rin sa puso yung... kahit na masakit sa atin, yung tanggapin natin at umunawa tayo. Kahit gano'ng kasakit, Sir Romeo, unawain nyo na lang. Tsaka matanda na po yung mga magulang natin. Intindihin na lang natin. So, pwede naman pong kausapin nyo na lang ng maayos, pero sa kanila pong ganyang 20 years ago, mahirap po yan. Hindi rin natin alam yung hirap na pinagdaanan nila at pagsisising meron sila sa kanila mga puso. So, let us choose to show kindness, love, and understanding, and respect pa rin. Thank you so much. Hello po sa inyong lahat. Mechanical engineer po kayo, sir. May na-invento na po ba kayo? Saka natin tatanungin kapag ba nagbalik po siya sa part 2, okay? Gusto ko yung mga tanong niya eh. Kaya ako po, nag-back out ako, mag-OFW, hindi ko kaya malayo. Nag-iisa lang anak ko. So kaya kung kaya namang sikapin na sa Pinas na po talaga. Total mag-isa lang. Yes, tama po kayo, engineer. Diba? In fairness, engineer, no? Kahit na out of this world din yung mga tanungan. Although, you know, napaka-sensible naman po yung mga tanong natin. Nga lang, wala po sa kanyang hinagap. Talaga. So, pero, we're really thankful. Napaka-professional po ng guest natin. Napaka-civil and professional. Sir Gab, may kapitbahay kaming bading, pero siya na ngayon ang Miss Gay ng Alicia. Alicia namin. San ka ba, di ba, ang galing? O, di ba? May ganun talaga. Nagsasucceed naman lahat ng tao. Depende sa pagsisikap. Depende kung paano po tayo makikapo at makitao. Thank you po, Engineer Charlton. Salamat po sa mga pagsagot sa off-topic question. Actually, Gabriel Katz, wala kasing topic. So, char-char lang naman yung out of this world na sinasabing taan na tanong. Carry lang naman. Pero we won't expect that our guest can answer all your questions because it's really out of his actually expectation. Bakit po need ng lalaki ang gumawa pa ng isang pamilya? Hindi natin alam. So baka gusto niya talaga magpakarami. Baka sinood lang nila yung sa Bible. Ayan. So thank you so much po ulit kay Ma'am Edita. Sorry pala, kala ko Ma'am Edita Hinisa. Ma'am Edita Bosales pala.
Sorry. Ayan. Magkaiba po ba yun, Ma'am King? Sorry po talaga. Ayan. I'm sorry, I was, ano, kala kasi Ma'am Edita, ano. So, sorry po, Ma'am Edita. Sa additional 5K, thank you so much po. Kasan mo, nalampasan ko na. Wait lang, ha? Number guys, sa YouTube, support natin ang King PH YouTube channel, Gabriel Cats, ha? Wait lang. Sir Vic, gawa ka ng show para lang kay Andy. Hindi naman, yung mga nire-raise naman niya is masyadong pang-general din naman. So let us support our guest and sponsor for raffle. Gabriel, sa mga nasa YouTube, ayan ang ating Prof. Charlton Academy. Dikitan natin at mag-subscribe tayo, Gabriel, okay? At sa Facebook page naman, i-like and follow natin ang Free Engineering Education. Tama ba ako? Free Engineering Education. Salamat, salamat, salamat. Ayan, okay? Ayan, salamat, salamat. Thank you so much. Huwag po kayo naglalagay ng number niyo po dito at baka kayo may iba pong tumawag sa inyo, mga peckers kayo. So, ingatan po natin yung mga ano, number natin basta-basta. Pero sagab, maingat po kami sa mga information. Next show, itanong mo kay Sir Vic. yan daw po yung ano natin, title ng show, itanong mo kay Sir Vic. Ay, nako. Ay, mechanical ba, ha? Sorry naman, charot lang naman ang tanong. Ayan. Government cats, okay lang yan. Good vibes lang. Lifers, tigitan nyo, ibinaba ni Ma'am King PH na link. Okay. Thank you so much, Ma'am King PH. God bless po. Ayan, at basahin ko rin lang yung iba pang natitira. Then we could have our special raffle. Government cats, thank you so much. Thank you so much. Ayan. Ay, meron pa bang mga ano? Natawa tuloy si Kuya Andy. Okay lang. Good vibes lang tayo, Government cats. Alam nyo, kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na wala naman kasi tayong matanungan at makausap ng matino. So, sa mga ganitong pagkakataon, eh, pwede naman po kayo magtanong. Okay? So, maraming salamat sa mga support natin sa YouTube channel ni Engineer Prof. Charlton Academy on YouTube Governments. Okay? Ako nga po, sinabi ko kay mama ko, hindi ako magjojowa ng kapwa ko, pero ito, kinain ko, sinabi ko. At nung una, hindi ako tanggap na pamilya ko, pero ngayon, tanggap na nila kami. Yung tiyawa mo ba si Tito Marky? Char lang. Ang chika nun ha. Ayan. Salamat, salamat. Gabriel Cads. So, this is it. Kapeng mainit. Ayan, salamat. Asan na ba yung mga napipindot ko? Message nyo po ako sa mga may tanong about sa mga ganyan-ganyan. Sabi ni ma'am siya. Ayan ha. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. Hi, hello siya. Sabi. Ayan. Love you guys. Good vibes lang. Happy thoughts lang. Okay? So, check ko lang sa aking FB, sa message kung may additional pa tayo mga kasali. So far, wala na. So, ilalabas ka ng ating paruleta. Thank you so much po sa ating sponsors, kay Engineer Charlton Inaw, and to Mama Doc, sino ba? Doctor, ano ba? Edita. Ma'am King, paulit nga po. Baka nagkamali ako. Ayan. Si Direk ko, ay sabi niya, The Vic and Andy Show. So, masaway. Ito, Markin, love na in love ka, ha? Yung sinasabi ko sa'yo. Labas na natin ating ruleta. O nga, may lakad pa ako. Parang hindi niya ata makakapunta doon. Oh my God. So, it's been over 2 hours already. Gabriel Cats, we're here. Pero, happy thoughts lang. Good vibes, good vibes. Alam niyo, yung mga nanalo kahapon, nalimutan kong i-screenshot or picturean yung listanong nanalo. So papanoorin ko pa yung ano, yung show kahapon kasi sino yung mga nanalo. Anyway, you could check your name, Gabriel Cads, kung nababasa niyo. Kung nandiyan ka. Pero so far, the names were submitted already. And Ma'am King, sino po yung sponsor na isa? Yung nagdagdag po ng $500. Ayan. Ang dami ko pa sanang tanong about sa anak, Sir Gabi. Sabi, ayan, tanongin niyo po sa susunod po nating show. I don't worry, okay? Alam niyo, sakit ang mga braso at kamay ko sa kakiklik-klik ng mga mouse at saka ng sound cord. Alam niyo, sa totoo lang, pag ganito katagal yung show, okay naman, enjoy, pero masakit po talaga sa braso at saka sa mga kamay. Ayan. Nakita niyo ba yung pangalan niyo?
Ah, si Miss Edita Bosales po isang sponsor. So, edit ko lang yung ating ano, banner. Dito po. Aha. 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 Oho. 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 Oh, 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 oh. And ito na, Gavri Cats, we have 10 winners of 100 pesos loader GCash. Ay, maraming salamat sa ating sponsor, Engineer Charlton Inao and Miss Edita Bosales. God bless you more po, God bless you more. Thank you so much. Malabo mata ko, Sir Gab, hindi ko nakikita. Nandito na po kayo. Actually, everyone, everybody all, sabi ni Eldrian Dagami, nakasali po ba ako? I may check the messages. Edith Bosales, friend niya po. Friend po ni Engineer pala yung ating isang sponsor, si Ma'am Edith Bosales. Nandito na po kayo, Eldrian Dagami, ha? Sa parapol. Nakita ko pong pangalan niya sa sinagbit sa akin. Gara ng sounds. Gumagano. Ayan. Ay, simulan na natin. Thank you po sa mga sponsors from Miss Selena Retorta. God bless po. Thank you sa mga sponsors from Nani Karo. Nalobot na. Ano muna ako? Wait lang. Grabe. Nalalambot na po ako. Kasi since 8 o'clock, we had our show. We had our 1 hour break, but I wasn't able to take my breakfast. So yung kayo nalalambot na ako. Ako po, sir, nandyan na ako, sabi ni Bebe Joy. Aha. Nandito ka na. Basta lahat na nakano, Gavri Cats, meron na kayo niyan. Sure, kasi dalawa pong tumitingin. Iba yung nasa YouTube. And the well and rain. Ayan, tapos po.
na tayo sa YouTube. Ano ba nangyari? Nagbalik-balik. Si Mian Fungo, nandito na ba?
Sa YouTube po, sino nag- Attack. Ronay Sara. Nako
Sorry naman. Yan ah. Dikit na ako. Ay na, kaluat niya.
Dada, oh. Wala na.